Sorry, nakamute pala ako. Hello, ayan. Good afternoon, everyone. Sorry, galing po kasi ako sa meeting, no? So, hello po, Ma'am Iza and Steven, ang ating ambassador and ambassadress from Infotech College located in Paranaque. So, hello po, Sir Danny. Kamusta po? Ayan, long time no hear. And Sir Christian, hello po, Ma'am Lolita, Ma'am Lucy, hello po, si Pastor Shem, wala pa? Okay. Already promoted Ma'am Lucy to be one of our panelists. And wala pa si Pastor Shem? Ayan. So at least kasama natin si Ma'am Lucy. Si Ma'am Lucy po ay isang professor po yan sa Lyceum and one of our MIBs. And si Pastor Shem, he will be joining us also. Kasi co-continue po natin yung non-farm payroll. Remember kahapon pinag-usapan natin yung non-farm payroll wherein and one of the most awaited event on a monthly basis sa US market. So I hope you guys created at least a demo account, no, para po matry natin and ma-apply yung pag-uusapan natin ngayon. Ayan, ma'am. Yes po, good evening. Dalawa, si Ma'am Lolita. So maybe meron siya nag-send ng bagong link to attend. Ayan. So guys, invite lang po kayo, no. I will appreciate if you will invite more people. Kasi again, this webinar na gagawin natin live na ma-witness natin yung galaw ng market on a non-farm payroll event. Again, nangyayari po ito every first Friday of the month. No, meron din pong kung gusto niyo malaman kung ano yung non-farm payroll na schedules on 1 year, meron available po yan online. So invite lang po kayo, maaga pa naman, we still have 7 minutes before 6 o'clock and we're still waiting for Sir Nathan. So I hope you guys invite more, no, para at least mas madali po tayong ayan po, yes, tama po. Mas tama po si Ma'am Lucy, exciting po ito. So sabi ko nga sa inyo guys, no, nagsisimula pa lang po ako, no. Kasama namin si Sir Nathan, sabi ko nga he's one of my mentor and 9 p.m. 'yon kasi nasa LKG Tower pa kami, ayan, during Climax Days. Sama-sama po kami, no, isang grupo kami, siguro less than 20 kami that time. And 9 o'clock in the evening, kami po ay kabado at pare-pareho kami naghihintay ng magiging ganap para sa non-farm payroll. Ayan, dumating na si Sir Nathan. Sir Nathan, hello po. Good afternoon, good evening. Hello. Ayan. So, Ma'am Kathleen cannot join us tonight. So, I invited Ma'am Lucy and Pastor Shem to be with us tonight para po instruct na po kayo Sir Nathan what to do. At least si Pastor Shem po yung magdi-discuss at magko-continue ng ating discussions. Kasi baka pwede po tayong umabot at least 8 o'clock, no? So, ayan. So, guys, na-excite po ako kasi every time na we do this non-farm payroll, talagang saglit lang, no? Ilang segundo lang nangyayari. And babalik na ulit yung tunay na galaw ng market. So, gusto namin makita sa inyo how volatile the market is during this period of time na non-farm payroll sa US market. Lahat po ng US-based currencies or basta may US D nakasama will be affected. So kung ayaw nyo pong affected kayo sa non-farm payroll, avoid trading USD currencies or USD na partner. Okay? So we only... Yes. Yes. So we're only 14. So guys, please do invite. I want you to witness this one of the most awaited event ng US market. So kahapon meron na po tayong available na link for that. So again, para po yan sa mga may verified account, no? Again, para sa may verified account lang po yung ating
video or recorded webinar na videos natin. Para siyempre po, at least malaman natin kung sino po yung mga serious and very interested matuto at may apply kung ano po yung pinag-aaralan natin. Guys, besides, this is a free webinar, no? And hindi po biro yung pinag-aaralan natin. Yung iba nagbabayad po ng malaki, no? FYI, 85,000, hindi pa po yun capital. Bayad nyo pa lang po yun sa system na nagagamitin nyo para daw kayo ay kumita. Dito po, we are giving you free webinars and I can say na mas ma-okay yung pinapakita natin kasi live po yung gagawin nating pag-aaral. Hello, Sir Russell. Long time no here. Thank you so much for attending our webinar. Ayan. So guys, invite lang po tayo, no? Ulitin ko ulit, no? Meron ba tayong bago ngayon? Super bago, as in first time umattend sa Tikmil webinar? And first time din marinig ang Forex trading. Meron po ba? Wala? Ayan, si Sir Melesio, hello po. Ayan, katulad, mas maganda po Sir Melesio na maka-attend kayo ngayon, no? Kasi nga po, yung mga questions ninyo yesterday will be answered, no? Para po mas maganda na makita ninyo. Milesio? Yes, sir. Available. Andito po si Sir Milesio. So, mas makikita niya yung magiging event natin. So, dun sa mga anak ninyo, mga estudyante, katulad ni Ma'am Isa, tsaka ni Sir Steven, it's better na mapakinggan nyo at mapanood nyo yung ganitong klase ng mga webinar. Unang-una, educational. Second is, in a small time na i-spend nyo with us, marami po kayong matututunan. And maya apply ninyo, no? Sabi ko nga, yung learning is nandyan yan. So may ipapractice nyo every time, no? Na you have at least a spare time to study and then a spare time to trade. Okay? So again, this is a free webinar. Alam nyo po, during our time, no? Kasi kami ni Sir Nathan, he's been a partner na for almost a decade na po. So nung mga panahon namin, parang ang tanda na namin. What I'm trying to say is, guys, nung time namin, no? Pag nagpapa-seminar po kami nila Sir Nathan, just FYI, we are charging one person or per head ng $1,500. Per day, per head. We are giving 5 up to 7 webinars. Seminars. So calculate it. Do the math. 1,500 per day, per head for 7 consecutive days, including non-farm payroll po yan. So ngayon, Tikmil is giving you a free webinar. So napakagandang opportunity eh. Opportunity and we are so blessed kasi kasama pa natin si Sir Nathan. So yun po yung aking gustong i-point out sa akin. Ayan, no? So sabi ko nga, guys, eh, and then when it comes to personal mentoring, nag-o-offer din si Sir Nathan, but yung offer niya, alam ko na 200, hindi na naman available. Okay, so back to $1,000 tayo per head. So in case you would like to avail that, just send me a message. Okay? Sa akin kayo dumiretso ng message. Para mapilit natin si Sir Nathan. Baka sakaling mahilot pa natin at ibaba niya ulit. kanino ba sila pumupunta? Kanino ba sila nag-inquire? Hindi po, sir. Kasi baka may mga gustong magtanong. And then one of also Kathleen's inquiry, baka merong mga clients na gusto magpa-mentor. So, Ayun po. Asked na kung ano, kung magkano, no, at ilang series or sessions kung sakasakali po. Right. So ayun, send me a message po, direct lang po. Ma'am Ose, kindly paste my Facebook Facebook link. Pwede po, and then make sure na nasa everyone yung ating post. Ang tahimik ni Ma'am Ose. Observant na go. Ayan. Guys, si Ma'am Lucy, isa po siya sa mga professor sa Lyceum, ha? And one of the, masyadong masipag na MIB. Same with Pastor Shem. So, sila po yung mga nasa group natin. And unti-unti po natin silang pinapakilala kasi para ma-reach out nyo po sila in case you have questions and queries and concerns, especially if I'm not available. Same with Ma'am Kathleen. Okay? So, 6 o'clock sobrang na. Sobrang ganito. Kayang-kaya nila Pastor Shem. Kaya nga, Pastor, Sir Nathan Sir Alvin. Oo.
Sa susunod po tayo na yung makikinig at makikisit in sa kanila while having a webinar on their own. So yan. So 6:01. So 4 minutes para 6:05 tayo mag-start while trying to ano po, wait dun sa mga gusto pong humabol for this webinar. Guys, send nyo lang po yung link natin sa mga kakilala ninyo kasi sabi ko nga walang mawawala but instead marami pa kayong matutunan. Hindi po natin pwedeng ibigay yung ano ha, yung recorded video sa mga wala pong verified account. Simple lang po mag-verified account. Punta po sa tikmil.com. Then create account and then fill out nyo lang po yung ating registration form and then submit or upload po kayo ng inyong valid IDs and billing statement na nakapangalan po sa inyo ha. Pag hindi po nakapangalan sa inyo, I'm sorry, hindi po yan ma-i-honor o hindi po yan ma-aproban dahil syempre kailangan po nakapangalan sa inyo. Kung wala pong kung wala pong billing statement, barangay clearance will do. Basta po nakalagay yung inyong address na niregister nyo sa Tikmil. And of course, your name nakalagay po doon sa barangay clearance. And make sure guys, huwag kakalimutan, kailangan colored ha. Then kung kailangan ng stamp, lagyan po, make sure na colored po lahat. And then ang pinaka-secret dyan, huwag kayong mag-upload ng mga e-statement, electronic statement na katulad ng mga billing, PLDT, no, yung mga credit cards kasi po i-decline nila. So ang pinaka-suggestion ko po, FYI, i-print nyo po, then picturean, then upload. Again, i-print ninyo, picturean, and then upload. Sigurado po, ayan, mas ma-approve po yan, no? Bakit po mahigpit ang Tikmil? Guys, it's for your own security. Parang bangko lang yan, no? So hindi rin kayo i-approve kung medyo gray area or shady yung character. So para po sa inyo yan. To avoid lang din po yung mga scammer katulad nung iba na alam nyo na. So yun po. Again, kung bakit nagiging strict, para din po sa inyo. Okay? So 2 minutes bago mag 6:05. Ayan. So guys, before we start, no, dun sa mga bago pa lang na-attend and dun sa mga i-invite nyo rin, no? I hope guys na you understand po and na kami po ay mag-start and we always start and end our webinar with a prayer. We do respect po your faith, your organizations and your beliefs, no? But at least please allow us na nakapag-start this is one of the culture po na na-promote na namin at nakagawian na rin po sa Tikmil. So, Pastor Shem, ready po? So, please do the honor. Thank you. Thank you rin, ma'am. Thank you. Good evening sa bawat isa. Let us pray. Lord, we thank you again sa gabing ito. Tinipon mo kami, panibagong pag-asa, panibagong karunungan ang nakalaan para sa amin. Tulungan mo po ang aming mga tagapagturo, especially si Sir Nathan, ma-share niya, Panginoon, ang kanyang knowledge, experience, Panginoon. At nawa, Panginoon, lahat ng makikinig ay mawala ang mga distractions at makafocus sa mga ituturo sa amin. At nawa, Panginoon, ay ma-grasp namin ang napaka-importanting bagay na to, Panginoon. At matutunan namin, magamit namin para sa iyong kapurihan, Panginoon God. Kami ay nagpapasalamat sa opportunity na to na inilaan mo sa amin sa pamamagitan ng Tikmil kay Ma'am Sally. At nawa, Panginoon, ay magpatuloy ang business na to ng Tikmil sa paghahangad, Panginoon, na marami pa ang mag-enjoy sa opportunity na to na kumita at magamit ang mga pinagkakitaan sa mga pangarap at marami pang bagay. Maraming salamat, Panginoon. Kami ay umaasa sa iyong pagsama sa amin. Anumang mga ginagawa namin, anumang mga iniisip namin, kami, Panginoon, ay makafocus nawa. Mga attend pa ay maging maayos ang internet connection, Panginoon, at kaming lahat ay magsama-sama na ma-enjoy ang gabing ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Thank you. Thank you, Pastor Shem, for that prayer. And ayan. So, guys, dun sa mga bago, no, gusto ko pong ipakilala yung ating speaker for tonight. Sabi ko nga, na-mention ko, we've been the partner
no, for almost a decade. And he's been doing this business for almost 30 years na. So wag niyo na lang i-antenong at i-add kung ilang taon na kami magkasama. Kasi syempre, he has all the rights and the knowledge and of course the experience to teach us, especially for this most awaited event ng US market. So sabi ko nga, pagka nag-aaral kami no, during the seminar, yung fees niya, 1,500 per head. So imagine how good this speaker nakasama natin ngayon. So again, huwag na natin patagalin and we are very much excited to welcome Mr. Nathan Jensen. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Ms. Sally. Magandang gabi sa mga participants natin. Sana nandito kayo kahapon. No, kasi kahapon we discussed the fundamental approach no in analyzing the market. Now, before we proceed, I just like to mention our ground rules para swabe yung flow natin. Ano? Ground rule number one, if you have any questions or concerns or something that is amiss, no, don't hesitate to ask the question by putting it in the chat box. We have several Tikmil MIBs here that are closely monitoring the chat box para pagka meron kayong tanong, mai-raise nila kagad, no? So that's our ground rule, no? And the second one, maganda kung yung question ninyo eh pertaining to dun sa ating topic at hand. Medyo dati kasi pinapayagan natin bilang meron technical question eh nasa fundamental yung ating analysis. So medyo tumatagal, no? So I'd like to avoid that from happening by concentrating on the questions that are pertinent to the topic. So sana klaro sa inyong lahat yan, ano? Now, we have 38 participants. So, sana itong 38 na to nag-attend kahapon ng ating webinar, no? We were talking about how to analyze the market by way of fundamental approach. Now, yesterday, no, we made mention of one particular economic event that makes people crazy, no? Lalo-lalo na yung mga clients ko. Ito, gustong-gusto nila to eh. Kaya ano nangyayari? Mamayang gabi, no? You must excuse me. Normally, our session is good for 2 hours. So that's 6 to 8. Unfortunately, later tonight, I will have to beg off kasi I need to attend to my clients then, ano. So magsiset up kami ng aming trading plan. Mag-aaway pa kami kung ano yung aming plano. Yun ang masarap dyan eh. Tapos bago matapos yung mag-start ng 8:30, dapat nakakapag meron na kaming consensus, no. Dapat if not unanimous. Otherwise, no, wala, masasayang lang yung araw. So sana, no, mamayang gabi, mamayang 8:30, I want you to turn on your trading platforms, no, open your trading platforms, and then look at the way the market will react to the data, no, later tonight. Ang data na pinag-uusapan natin ay walang iba kung hindi yung non-farm payroll or NFP. But if you look at the calendar, it is called the non-farm employment change. They're just the same. Walang pagkakaiba yan. No? So, ayan na yung topic natin. No? Very simple. No? Walang technical approach dito. No? Except for opening your trading app, your trading terminal. When I say trading terminal, I'm referring to the MT4 or the MT5 or your web
Meron naman web, di ba, Miss Sally? Yes, sir, meron po. Oh, so kung ano man ang ginagamit ninyo, no? Buksan ninyo mamaya yan, no? Actually, mas maganda buksan niya mga 10 minutes before 8:30. So mga 8:20, no? Makikita ninyo medyo may activity na diyan. Now, kahapon pinakita ko yung Forex calendar na ginagamit ko predominantly, no? Pero ang Tickmill website, meron din siya na calendar. Siguro ilagay ninyo yung link doon sa chat box natin para makita nilang lahat. Para aware sila na merong economic calendar din yung Tickmill. But at any rate, yesterday, di ba pinakita ko, can anyone still remember, recall, kung magkano yung previous figure? Hindi natin malalaman kung nakikinig sila kahapon. O, magkano? Ilan ng ano natin kahapon? Yung previous figures natin. Yun. Tama si Romel, 209. Si Millard, yes. Tapos, ano yung forecast? If you still recall. Nope. Ngayon yan. Ayun, so Solomon Peak. No, Mark Alvin, yan yung previews. Si Glenn Mali. Di ba kahapon ang nakalagay was 206? O I'm wrong. Tama siguro si Glenn. Again. Ano ba yung nakalagay kahapon? Kung nare-recall ninyo. Was it 206 or 203? 203. Okay. So may discrepancy na 6,000. Diba? Pero ngayon, merong nag-raise ng hand. Sino yun? The person who raised this hand, kitype na lang dito yung question mo para maano natin. Yan. Thank you, Shem, for the economic calendar sa Tickmill. And thank you rin si Solomon Pick for posting the calendar on Tickmill. Kung wala, may nag-raise ng hand eh. Nakita ko. Kaya lang hindi ko makita dito kung sino siya. At any rate, no? 203, di ba? Pero tingnan ninyo ngayon, nagbago, no? Tama yung previous, 209, hindi naman magbabago yan. Pero yung forecast, nagbago. Di ba kahapon, 203 yan. Pero ngayon, ang nakapost na is 205. No? Now, going back to our yesterday's discussion, ano ang effect? Ano ang effect ng non-farm employment change mamaya, no? Now that we are seeing the forecast and the previews. My question here is, will this be good for the US dollar or will this be bad for the US dollar? And to the right person, to the person who will be able to answer this, will earn 5 points. At pag na-accumulate niyo yung 5 points na yan, aba, ang ganda ng regalo sa inyo ni Miss Sally, iPhone 14 Pro Max, diba? Yan ang mga pinamimigay nilang telepono. So, tama si Gen, no? Ang effect, at saka si Marian, thank you for answering. The effect is supposedly to be bad kasi iba yung previous figure nila, which is this is June's figure,
No, for the month of June, it was the actual was 209. Now, for the month of July, katapos lang ng July, di ba? Ang ini-expect nila, no, sa non-farm payroll is 205,000. Medyo lumiit ng konti yung discrepancy, no, from 209 to 205. Pero mas malala kahapon dahil kasi, di ba, 203 yung kanilang nakapost sa website. Now, itong discrepancy na to, whether small or ano, no, will later have an effect in the forex market. Ang anticipation natin is that it's going to be bad for the US economy. So anong gagawin natin? Ladies and gentlemen, are we going to be buying the US dollar across the board or are we selling the US dollar across the board? Ayun. Thank you, Romel. Milesio. Uy, si Milesio nagsagot na. Yes, Christian, tama yan. Sell, no? Sell tayo, Russell. Tama yan. Miller, tama yon, sell. Kasi nga, di ba, yung June figure is 209 yung actual. Tapos, nang ina-anticipate nila for July is 205. So, kumunti yung may pasweldo. So, that will have an effect on the unemployment, which is also coming out later later today, no? Kasabay siya ng non-farm payroll or non-farm employment change, no? So, titingnan natin, no, 3.6 ang previous, ang in-expect nila 3.6. That will definitely be the actual will definitely be different, no. So, ang anticipation natin dito is to sell the dollar, no, across the board. So, if it doesn't matter whether you're trading the euro against the dollar, the yen against the dollar, gold against the dollar. Maraming tanong kahapon eh about gold. So, ang maganda nito, pag gumalaw ang US dollar, makaka-apekto din sa price ng gold mamayang 8:30. So, klaro naman po sana sa atin, ano? Halos lahat sumagot ng tama, no? Sell. No, ang anticipation natin kasi 205 yung kanilang forecast. Di naman malayo yung forecast nila eh. Kasi binabase nila yan sa mga ibang data na pumapasok, no. Nandiyan yung housing starts, nandiyan yung retail sales, nandiyan din yung consumers price index. Nakaka-apekto yan sa magiging employment figure at saka sa non-farm employment, no? Dahil kasi may direct correlation yan doon sa mga previous economic events na pinalabas na. Now, since this is the first Friday of the month, automatic yan. Mamayang gabi, 8:30 sa atin, sa ibang bansa, no? Like sa Europe, it's 8:30 siguro mga 3:30 ng tanghali sa kanila doon, no, lalabas yung actual result ng unemployment change, no. Ang usapan dito, if the figure, the actual figure is equal or higher than the forecast, ang premise dito is that the dollar is going to strengthen. Pero, if the figure, the actual figure, is lower than 205,000, the anticipation will be it is going to be bad for the US dollar. Yun. Just because the actual figure will come out lower than 209 doesn't mean that the dollar is weak, no, hindi, kasi ang binabasihan ng mga traders is the 205. Wala dun sa ang concentration nila ay nasa 205 na figure, wala sa
209. So ang actual mamaya, ulitin ko lang para maintindihan natin lahat at saka klaro, dahil wala nagtatanong, no? If the actual figure is equal to 205 or higher, then the anticipation or the direction of the market is good for the US economy and therefore good for the US dollar. However, if it's below 205, sell tayo ng US dollar because it is anticipated to be weak for the US economy and therefore weaken the US dollar across the board. Okay? Any questions? Kung wala, sino yung maraming tanong kahapon tungkol sa gold? Hindi ko maalala yung pangalan. Anyway, ayun. Si Sir Milesio, nandito siya. Ayan. Sir Milesio, alam mo nang gagawin mamaya, ha? Sa gold. Pagka 205 or higher, si Emmanuel, if pantay po or equal, diba? O ulitin ko, ha, Emmanuel. Diba 205 yung forecast? Kapag lumabas, 205 din, pantay or equal, it is anticipated to be good. Yun. Okay? So 205, eh paano kung naging 206? So, ganun pa rin. Pag 205 ang lumabas, it's still good for the US dollar. Paterno. Mas pina-prioritize nila yung non-farm payroll, no, kaysa sa unemployment. Ako, mas pina-prioritize ko yung non-farm, no, kaysa sa unemployment. Dati tinitignan ko yung unemployment na yun, hindi ko pinapansin yung non-farm, eh. Pero eventually, no, bakit nga ba mas malakas ang galaw pagka lumalabas yung non-farm payroll? Yun. Kaya mamaya, no? Ladies and gentlemen, I want you to turn on your trading platform, no? Either web, either you're using the web, you're using MP4 or MP5, it doesn't matter. The price is the same, no? Pag bumagsak ang dollar niyan, babagsak yan sa web terminal, sa MP4 at saka sa MP5. Pag good for the dollar yan, makikita ninyo yung effect sa web terminal, sa MT4 at MT5. So, mamaya, please, no? Lahat po ba dito, meron ng installed na trading platform sa kanyang device? When I say device, I'm referring to your desktop, to your laptop, or to your smart devices like your tablets or cell phone. So, okay. Thank you. Thank you, Marian. Thank you, Paterno, for answering. Quick question. Intriga lang ako. Oh. Saan kayo nagte-trade? Are you using a laptop or are you using a smart device like your smartphone or tablet? Yun. Good evening, Sir Alvin. Long time no see. Ayun. Ayun. Si, maraming naka-laptop. Ayun, tama. Oh. Si Gian, cellphone usually. Meron din, no? Si Marceline, sa cellphone, may laptop. Oh. Ayan. Hello, Jennifer. Ayan. Cellphone, si Ruben. Okay. Mas gusto ko maraming floor area, kaya mas prefer ko laptop o kaya desktop. Yun. Hold on. Can anyone hear me? Kasi sabi ni Jennifer, wala raw akong audio. Ba't yung ako nasasagot kung wala akong audio? Meron, o yun. Miss Jennifer, baka merong problema sa
account mo sa Zoom or sa setting ng iyong Zoom. But everyone can hear me clearly, I suppose, no? Dahil sinasagot nila yung tanong ko eh, loud and clear pa nga sabi ni Claire. Ayun. Baka mahina yung signal ng internet ni Miss Jennifer, o baka nga. Anyway, so sa laptop, no? So kitang-kita ninyo yung galaw niya, no? So ayusin na natin, no? So ito na yung figures natin diyan. Now, let's talk about what instrument are we going to trade tonight? Yun. Kasi ang dami, di ba? Maraming currencies na directly quoted against the US dollar, no? There are currency instruments that will have the US dollar as the quoted currency pair, currency, no? And there are instruments that that has the dollar as a direct currency, no? So lahat 'yan, no? Magkaka-effect 'yan mamayang gabi. Now, dun sa mga experts na pwedeng sa gold sila magte-trade, pwedeng sa Japanese yen sila magte-trade against the US dollar, pwedeng do sa Mexican peso, no? O sa mga rare currency pairs, no? Basta dapat ang katunggali niyan either direct or quoted eh the US dollar. No. Now, the reason I'm asking this is doon sa mga baguhan, no? Ang isa-suggest ko sa inyo ay i-trade ninyo ang euro dollar or yung EUR/USD. Bakit? Bakit 'yon ang isa-suggest ko sa mga baguhan? Kasi 'di ba yung euro that is being traded by how many European countries? 'Di ba? So, 'di ba para rin ganun din ang US dollar. If you will dissect how the US is connected, no? They are basically 55 different states or 55 independent states, no? They just united themselves, no, to call themselves the United States of America. So imagine this. On the right side, these are 55 independent states, all of them calling themselves the United States of America. Remember, yung 55 states na yan, may kanya-kanyang mini president yan. And they call the mini president the governor, no? So governor ng Texas, governor ng Louisiana, 'di ba? Governor ng Montana, no? Colorado. Yan ang mini president. Tapos kahapon din, 'di ba, na-discuss ko, meron din silang mini BSP head, 'di ba? Yun yung mga members ng FOMC. Now, let's iba-iba yung heads of states ng USA. But they answer to one particular president. And this is, as of the moment, si Joe Biden. No? He is the overall president of all the 55 states. Now, let's jump to the other fund. No? Let's now talk about Euro. No? The European Union is consist of so many countries that are members, no, from the European side of the pond. Ito yung France, ito yung Germany, ito yung Italy, ito yung Croatia, Estonia, halos lahat, no, member na ng European Union except for the British. For the United Kingdom, 'di ba nag-exit sila noong 2017 yata o 2016. So imagine that lahat ng mga European nations, iisa lang din ang inaano nila, kinikerry nilang currency, and this is the euro.
But ang pronunciation nila sa Europe is Euro eh, for some reason, no? Nakaka intriga. So, 'di ba may mga kanya-kanyang presidente ang bawat bansa, pero they follow one particular currency, no? And this is the Euro. So, having explained all this, this is the reason why I'd like you, the newbies, to check out Euro-Dollar muna. Kahit mamayang gabi lang, no? Tignan nyo lang yung movement ng... sorry, ano nangyari? Ba't tumalon? Oh, nag-stop yung sharing ko. Bakit nag-stop? Wait lang, ha? Ulitin ko lang to. Sorry for the nag-jump yung aking ano. Ayan. Nasaan na ako? Merong tatlong chat. Naka-headset. Rico, gandang gabi po. Ano po ang direct effect sa US dollar pairs kung sa tatlo na high impact news na yun at one negative tapos yung dalawa positive. Ayan ang magandang tanong ni Rico. Kasi nga nakita niya maraming nakakapula. No? Anihin natin yan. Dadissect natin yan lahat isa-isa. Kaya tayo napunta doon sa Euro-Dollar kasi gusto kong i-emphasize sa mga baguhan na ang bantayan ninyo eh yung movement ng European currency laban sa US dollar. However, ito na yung tanong ni Rico. Kung mapapansin ninyo, mamayang 8:30, ilan yan? 2, 4, 5 yata yan na 5 o 6? 5 yan na high impact news na lalabas. Unang-una dyan, yung 6, yung employment change sa Canada. At tumatalon. No? Malaki ang discrepancy. Yung previous nila is 59,900. Tapos ang forecast nila 24.6, no? Malaking discrepancy 'yan, no? Employment change. Kumonte yung merong trabaho sa Canada. However, sa unemployment rate naman, unemployment ha, yung previous nila is 5.4 at ang forecast nila is 5.5. So that is dalawa na 'to. Yung employment change bad for the loonie. Yung unemployment rate is also bad for the loonie. No? Yun. Bakit loonie ang tawag sa Canadian dollar? Meron bang mga kapag-explain sa akin? Yung isa nilang coin kasi, no, merong dinidipik yung ibon. Eh yung ibon, ang tawag doon ay loonie. Kaya habang lunatics daw. Si Alvin talaga. Ayun. Yung ibon, ang tawag nila kasi doon, loonie. And doon nakilala yung Canada. So, during the 90s, no, eh, naging common joke yan eh, natawagin silang loonie. Yan. Pero, just like the duck. Yes, tama si Russell, no. Sa atin yung 1000 natin eh meron tayong Philippine Eagle, di ba? Ayun. Pero hindi man tawag sa atin Eagle. Yung mga iba-iba lang na mga Eagle diyan. 'Yun. Anyway, let's go back. Yung third high impact. Pipit ang tawag. Si Alvin talaga. Now, let's concentrate on the US side of the pond, no? Hourly earnings month on month, no? Previous nila is 0.4, ang forecast nila is 0.3. Quick analysis, this is bad. And then non-farm payroll from 209 to 205. Again, bad. Tapos unemployment rate
no? Eh walang bearing kasi parehong 3.6 3.6. However, 'di ba, titingnan natin 'yan, anticipate natin diyan eh kung anong lalabas diyan mamaya no sa actual, no? So tama si Rico no, paanong galaw natin dito, no? Now, 'di ba sabi ko, i-trade natin yung euro dollar. Yung mga iba, yung mga medyo may experience na, try nyo rin i-trade yung Canadian dollar against the USD, no? Dollar CAD. Kasi baka mamaya yan, maganda yung magiging effect nito, no? Whatever the actual results, no, later on, eh makaka-apekto yan sa market. Hindi naman po pwedeng porque bad sa Canadian dollar, bad din sa US dollar, eh anong gagawin ng dollar CAD? Wala. Diba? Dapat wala eh, kasi parehong bad eh. So, hindi natin alam kung anong isesell natin, yung dollar ba o yung CAD o yung loony. Now, ang gagawin natin para masigurado natin na tatamaan natin yung galaw, no? Makaka-capture natin yung galaw. Kasi ang importante rito, makapture tayo eh. And you must remember, the minute 8:30 happens, once the actual data are posted, malaking galaw ang mangyayari niyan sa market, no? So, mabilisan yan. And for those experienced traders, pag nag-market order ka dito, chances are hindi mo makukuha yung presyo mo. Kasi by the time the system will accept it, iba na yung posting ng mga liquidity providers, no? Not necessarily banks, no? Depende sa kausap ng Tickmill, no? Tickmill as the broker or the forex dealer is connected to several financial institutions, no, that trades interbank, no. So hindi natin alam kung ano yung mga presyong ipamimigay nila sa Tickmill mamaya. And more often than not, mabilisan yan. Kunwari pumasok yung Deutsche Bank, binigay yung presyo, eh ito yung presyong gusto mo, eh biglang sumingit naman yung Lehman Brothers, tapos iba na yung presyo. So hindi ma-accept yung order mo. Meron silang tawag diyan eh. Ang tamang tawag nila diyan ay slippage. So mamaya, no, kapag itatry mo mag-market order, chances are sa sobrang bilis ng market, nai-slip yung order mo, sasabihin na market move has moved out of range, no? So wala kang choice kundi click okay, no? E di magma-market order ka uli. 'Di ba? So kaka-market order mo. Gumalaw na yung presyo. So hindi mo na nabili or naibenta doon sa mababa pag buying or doon sa mataas kapag selling kasi gumalaw na yung presyo. Now, how do we circumvent that from happening, no? Ang gagawin natin eh magki-create tayo ng stop orders, no? Yung stop orders eh ito yung parang 'di ba parang sasakay ka ng bus, 'di ba? Magbabantay ka doon sa bus stop. 'Di ba? So darating yung bus, ito yung presyo, darating yung bus presyo. Makakasakay ka. So ganun yung ang mga pending orders na stop orders. Parang nakabantay sila, no? Above the price kapag good for the dollar 'yun and below the price kapag bad for the US dollar 'yun. Do you follow? I'm talking now about pending orders. Mamaya gagawin natin 'yan. May tanong si Paterno. Sir, panakita mong green color, sell. Pag red color, buy.
sa euro dollar para madaling matandaan. Mama po ba? Teka lang. Pag green, sell ka. Tama. Kapag red, buy ka. Tama. And you're referring to the euro dollar. Yes. Tama yan, Mr. Paterno. Yun. Okay. So, pag-usapan na natin ngayon yung pag-setup ng pending order. Okay? So, close ko na yung chat box. At ito na ngayon ang gagawin natin. Ito ang trading plan natin. Upon confirmation, you go long, no? You buy the US dollar if the forecast is low, if the actual is lower than the forecast. Ulitin ko. We go long or we buy euro dollar, no? If the actual is lower than the forecast. Upon confirmation yan, ha? Now, if the actual is higher or equal or higher than the forecast, then we go selling or short. No? Selling natin ang euro dollar. Okay? So, ulitin ko. Kapag ang ating actual ay equal or higher than the forecast, then we sell euro dollar. However, kapag ang actual ay lower than the forecast, we buy the euro against the US dollar. I hope this is clear, no? So, paano natin gagawin yan? Eh, babantayan pa natin ng 8:30. Di ba? Tama ba ako? Now, pag binantayan natin, tapos bigla ng 8:30, tapos eh, kunwari, no, higher than the forecast, eh di magsasell tayo. Eh by that time na nagsasell tayo, bagsak na ng bagsak yung presyo, so pababa na pababa yung profit potential natin. And the same goes if the actual is lower than the forecast, no? Pag lower, sir, si Marian, ano yung tanong? Pag lower, lower ang actual? Yes, Marian, kapag low ang actual, di ba 205 yung forecast? Lower than 205, so 204, 203, 200, 198, di ba? Anything lower than 205, what do? You buy. I'm referring to the euro dollar. Ah. So, I am buying the euro, selling the dollar. However, kapag naman same, kunwari ang actual 205 or 206 or 207, ang gagawin ko, magsisell ako. Okay? So, I hope, Marian, that answers your question. And si Romel, bakit siya sell? Ano yung sell mo, Romel? Yun. Thank you, Marian, no, for the question. And at least na-clear natin. Okay? So, ito lang yung ating gagawin. Now, let me share you. I'm not sure if I have the... Ayan. Can you see my chart? Still under trading plan Euro USD, sir. Okay, hold on. I go to share. Ayan. Yes, sir. How about MT4? Now? Yes, sir. Okay, MT4 na. Okay.
So, ito ang presyo ngayon, 1.09473. So, eh, mag-aantay tayo 8:30. Nakakapagod yun. So, itong gagawin natin, so, we will create pending orders. So, double-click natin yung euro-dollar. And then, instead ng market execution, pending order. No? Ito yung order window. I-verify natin lahat. Symbol, euro-dollar. Meron siyang short description. We are trading euro against or versus the US dollar. And this is what we will do, pending order. No? And then, under the pending, the type, we will set a buy stop. One volume. Ang price niya is 1.0996. 50 points above. No? Do you follow? I am now creating an order of 50 points above the 1.0947 or 946. Okay, so IP place ko na siya. And if you will notice, kapag inano natin ito, pinupress natin, ay hindi kita. Let's move it to 1 hour. Hindi pa rin kita. Hala. Asan yung order ko? Bakit hindi kita? Let's add. Anyway, bakit kaya wala yung trading ko? Sir? Yes? Sa settings po siguro ng MT4. Dati naman, walang ganun eh. Properties. Ah, kasi MT4. MT4 po ito, no? MT5. Ah, MT5 po kayo, sir? Mm-mm. I click, sir. Tapos, right click sir, yung chart area. Tapos, trade levels po. Trade levels. Medyo baba po. Ayun. Thank you. Dati naman nakalabas to, di ba? Anyway, ito na yung ano, the price is 1.0459. Ang ina-anticipate ko, weak yung magiging actual figure. So, kapag weak, ang mangyayari, umakyat yung presyo, di ba? At pag umakyat yung presyo, tatamaan most likely yung aking dadaanan yung aking buy order sa 1.09660, then might matitrigger yung buy order ko. You follow? Ladies and gentlemen, do you follow? Yes, sir. Oo. Ayan. Now, paano kung hindi naman bad for the US dollar, instead maging good for the US dollar, ang gusto kong mangyari, gagawa rin ako ng pending order sa baba. So,
pending order ko is now a sell stop, no? And the price will be 1.09, ano ba ngayon? 40, gawin nating 10. 0910. Ayaw ng 1. Mali. Ayan. At ba't hindi ko makita yung 0910? Ayun. Can you now see the two green perforated lines? The two green perforated lines, no? One is above the current price, the other one is below the current price. What it means is that it will monitor the prices. At kapag tumama dyan yung umakit ang presyo, it will trigger my buy order. Pero pagka hindi yan umakyat at bumaba, it will trigger my sell order. So, ito lang yung gagawin natin. No? Ang tawag namin dito ay shotgun. Dahil kasi kahit saan pumunta yung presyo, tatamaan namin. No? Any questions po? So far, sir, pa, may question po siya na, sir, paano po malalaman if ano po yung ilalagay sa price? Paano? Question from Marian. Sir, paano po malalaman if ano po yung ilalagay sa price? Siguro pag-set ng ano, ito, sir? No? Oo, yung pag-set ng pricing. Ganito, Marian. Sinet ko lang yan, no? Malayo sa actual current price. Kasi baka mamaya yan, tamaan naman kagad, hindi pa 8:30. Sayang naman. So, linagay ko lang yan kasi pwede natin kasing i-move yung price, yung ano eh, yung pending order eh. Ayun. So i-click ko lang. Bakit naging parang na-reset yata MT4 ko, Miss Sally? Mukha nga, sir, kasi meron na silang ano, reminder. Oo nga eh. Ayun. So Miss Marian, if you will notice, no, nagagalaw ko yung mga pending orders ko. I can move the buy stop and the sell stop accordingly, no. Pwede, the reason being 6:53 pa lang naman eh. Mamayang mga 7, no. May gagal from 7 p.m. towards 8:30, malaki pang igagalaw niyan, no. Pero pwede pa yang umakyat dahan-dahan, pwede pang bumabayan dahan-dahan. Eh ayoko naman tamaan niyan bago mag 8:30. So kaya nga ako mag-excuse mamaya, no, kasi by 7 o'clock I will be having a video conferencing with the 3 of my clients, and then we will discuss what to trade. Pero almost always parati lang ganitong style namin, no? Nagkwekwentuhan lang kami, nag-aasaran lang, and then pag na-setup na namin 'yan, from 7 p.m. onwards, babantayan ko na yung presyo kasi ayaw kong tamaan siya before 8:30, no? Ayaw ko siyang tamaan kasi dalawa na yan eh. Meron akong buy order sa taas, meron akong sell order sa baba. And ayaw kong tamaan siya nang wala pang 8:30, nang hindi pa lumalabas yung actual figure, no? Pero mamaya, mga 2 minutes before the actual, 2 minutes before 8:30, minsan lumilipad na yung presyo eh. So, at least nakaset na ako dyan, no? So, there's no actual price. Hula-hula lang yan. Kasi, tingnan mo, medyo tinatapat ko, no? Gitna siya between my sell order and my buy order. Kapag ito biglang tumulo sa baba, iuusog ko to. Tapos ito ay ha-adjust ko din palapit. Yun. Ganun yung style na gagawin natin. Try nyo dun sa inyong trading platform. Yun. Okay, Miss Marian, I hope I was able to answer your question. Wala specific price yan, no?
ano lang siya, hula ko lang. What is important is that it's between the current price, no? The buy order is above, the sell order is below, and then medyo lumalaro yan. For now, there is a possibility that it's closely going up, no? Kung titingnan ninyo, medyo dahan-dahan ang umaakit yan for the last several hours. So, ayokong tamaan ng hindi pa 8:30. So, a-adjust lang yan. Ito yung pag-adjust. Dalhin ko lang yung cursor. Tapos, pag lumabas na yung ganung ano sa cursor ko, click, don't release, and then move. Nagagalaw ko siya. See? Lagay ko dito. Ayun na. Ito na yung bagong buy stop order ko. 1.0072 na. Ito na yun. Pero, i-adjust ko ulit. And if you will notice, magbabago din yung aking price dito. 1.09687. Okay? So, ganito po ang gagawin natin. So, mamaya, si Pastor Shem at saka si Sir Alvin ang mag-continue ng discussion hanggang 8:30. Ako naman, on my end, kung wala na po kayong tanong, eh, I have at least 3 minutes to eat my dinner and then attend to my video conferencing na. It will take about 15 minutes but basically after the meeting magmo-monitor na ako until 8:30. And then ang ito, baka sabihin ninyo eh hanggang bukas ba ako magmo-monitor? No. Pag nakakubra na ako, no. Pagka any profit is good profit, no? So pagka kunwari meron na ako 300, 3,000, it doesn't matter. Pag kasi yan tumilapon pataas, malaki ang igagalaw niyan. Pag tumilapon pababa yan, malaki ang ibababa niyan. Whatever the price, no? Pag nag-stagnate na yung presyo, saka na ako nagli-liquidate, no? Yun. So, hindi nyo kailangan bantayan yan. And in fact, yung mga dati ko nang nag-a-attend ng webinars ko, nakikita naman nila within 10 minutes, tapos na eh. No? So, mamaya, ganun din po tayo. Within 10 minutes, tapos na rin yan. Di alis na, take out na natin yung trade natin and then enjoy the weekend. May tanong si Gerardo, is there a rule of thumb in setting the lot size? Yes, my rule of thumb is I usually use 10% of my contract equity or my capital. Ayan, maximum po yun. Pero yung mga clients ko, kilala na ako, nagiging ugali namin buhos. Pag sinabing buhos, malaki yung exposure namin. Yun. Ang premise kasi, kapag mali, mali talaga, di ba? Eh, paano kung tama? Eh, di buhos din yung tama namin. Ayun. So, Gerardo, I hope I was able to answer your question. Ano? Merong iba, inaano pa nila yan ng up to 30% ng capital. So, it's really up to you. Sa akin, no, maximum na dapat 10%. Ito para sa mga newbies. No? So, if your money is 10,000, di expose mo 1,000. If your capital is 100, di expose mo 10. Ayun. Si Ruben, hina ng net, parang robot yung boses. Ah, ganun ba? Well, siguro sa connection mo, Mr. Ruben, but the rest naman, no? Madalas kami nagchichikahan dito ni Sir Alvin eh. 'Yun. Yung huling joke niya doon sa Luni, pit-pit daw sa atin sa Pilipinas. Okay, so sana wala nang tanong before we can call it a day at I'll have a quick dinner before I go meet my clients. And guys, meron pa po tayong question. So, na para po at least bago mag-leave si Sir Nathan. So for sure, wala naman pong question. So at least you can have your dinner and prepare for your trades po.
Okay lang po, sir. We'll thank take you. Care thank na po. Opo, we'll take over po. Ayan. Good so, luck thank sa you trading. Opo. Thank you to sir. Good luck din po sa trading ninyo. Ayan. Yes. Okay. So, okay po. Thank you so much, sir. Okay. Thank so, guys. You. I'll see you. See you. Yes, sir. Monday. Monday. All right. Okay po. Same time. Thank you very much, sir. Ma'am Osi, Sir Shem, Sir Alvin, Babu, Ma'am Sige Ma'am po, Kali, sir. See you Monday. Okay po. Ayan. So guys, na-assist tayo ni Sir Nathan or nag-guide tayo ni Sir Nathan what to do, no? It's either favor or against the dollar yung magiging result ng non-farm payroll. So since we still have time, 1 hour, actually, nag-request ako up to 8:30 or 8:35 actually para po makita natin yung galaw ng market later. Kasi this will be the non-farm payroll para makita nyo guys how volatile the market is. Ito yung pinag-uusapan natin na high volatility during non-farm payroll and US market po talaga ang gagalaw. So I will introduce you Mr. Pastor Shem. He's one of the MIB po ng Tikmil and he's been trading po actually recently lang. But however, yung interest po niya and passion sa pagtitrade is ganun na lang and he is very keen in numbers po kasi. And siya po ang magko-continue kung ano magiging result po para sa mamaya natin na results. So, Pastor Shem, would you like to share your MD4 or your screen? Yes, ma'am. Pwede po, ma'am, i-elevate. Yeah, I guess meron ka po. Medyo grounded, sir, yung yung sounds. Okay. How about this? Okay na po. Ayan, better po. Ayan. Medyo nagiging grounded na rin. Parang sa mic ata yan, Pastor Shem. Yung wire po siguro. Yes, oo. Sige, while inaayos po ni Pastor Shem yung kanyang mic, ayan. Euro po sana ang sample. Pwede po. Pwede nating ma-request no. Dalawa naman po yung chart na pwedeng ma-request natin. Nagga-grounded talaga siya, Pastor. Grounded. Opo. Sabi nga nila Murphy's Law. Ayan. So, may question daw. Anong may question? Teka ha, check natin. Ayan. Sir Nathan, how do you determine the lot size? Is there a rule of thumb? Yun po yung pinag-usapan natin kanina. Yung lot size kasi guys, ganito. Medyo talaga yung sounds nung kay Pastor Shem. Ayan. Siguro ganito, no? Pagka yung lot size kasi guys, katulad ng sinasabi ko, si Sir Nathan medyo mataas yung risk na appetite niya, no? He is trading 10% of his capital or total capital. Ako pag nagtitrade, medyo conservative po talaga kasi ako na trader, no? So 1 up to 2% po ang exposure na ginagamit ko. So most likely, depende po sa capital po. So pagka beginner ka, I would suggest na 0.01 po yung gagamitin natin. And of course, as your capital increases, syempre tataas din yung lot size mo. So again, sabi ko nga, kung talagang conservative po yung trading natin, 1 to 2% would do. And kasi hindi naman yan, guys, pagtalon mo, 1 to 2% lang yan. E paano pag nag-go against the trend yan? So ibig sabihin, nagde-negative ka. So lumalaki yung exposure mo sa market. Even though 0.01 yan, yung negative mo or yung pinaka-margin mo, lumalaki habang nag-go against the trend yan. Although alam natin na it's just what you call paper loss kasi hanggat hindi mo pa naman kinoclose, hindi pa yan totally loss. Okay? So again, pagdating sa lot size, it's still up to you. But again, pagka po sa beginner, I would suggest 0.01 lang punta muna tayo. And then kapag medyo nasanay na po tayo dun sa 0.01, pwede naman po maging 0.02. Depende again sa laki po ng capital ninyo. Okay? Halimbawa, ano bang magandang capital, Ma'am Sally? Minimum po ng tikmil is 100. Pero come on, don't expect a big profit on a $100. So it's more on a navigation po ng inyong ng MetaTrader 4 or MT5 para lang ma-familiarize po tayo. And of course, syempre, ma-navigate niyo yung system.
Okay, ano ba yung mas magandang capital to start with? $1,000 is okay para po medyo may buffer po tayo, no? Of course, the higher the capital, sabi ko nga, the safer to trade. Pero of course, hindi naman po sinasabi natin na walang talo. Again, nasa risk po natin, risk management po natin, kung paano po natin ma-conserve, ma-preserve yung ating capital. Okay? Pastor, kumusta na? Okay na ba tayo? Ito ma'am, okay na po. Okay na. Ayan, okay naman siya. Medyo talagang bumabalik siya, Pastor, sa nag-grounded yung ano, yung mic natin. So, baka kasi magka-problema pag nag-discuss ka na. Ito ma'am, continuous may grounding. Ayan, medyo okay na. Ano ba ang problema? Baka pag nagsasalita na or ano? Kasi meron talaga siyang ground na grounded po talaga siya. Hindi ko alam kung sa cord ba yan. Headset ba to, Pastor? Or earphones? Corded siya eh. Oh, ah, corded. So siguro, naka-laptop? Hindi po. Phone. Sige po. Ah, naka-phone. Sige po. Apo, while inaantay natin si Pastor Shem, baka po may mga questions pa po kayo, no, sa ginawa ni Sir Nathan kanina. So again, nasa inyo po 'yon kung yung cellphone ninyo, kasi ako guys, ako pong tatanong ninyo ko, I'm always using mobile phone pag nagte-trade po tayo. So ma'am, pending copy ng webinar na to, sobrang bagal po ng connection, hindi ko po masyado naintindihan. Sure po. Pwede naman po. Basta Sir Romel, meron naman po tayong ano, verified account. Okay, so may question ulit. Hindi na po mababaguhin yung pending order na nilagay? Maghihintay na lang? Actually po, yes po. Hintayin natin, depende dun sa pending order na nilagay ni Sir Nathan. Kaya lang po, hindi po natin nakita kung ano yung nilagay ni Sir Nathan. I mean, what I'm trying to say is, hindi natin makikita yung results nung ginawa unless otherwise gumawa po kayo ng sarili nyong demo account or na-i-apply ninyo sa inyong account. Pwede po kayo magdagdag or pwede po kayo magbawas nung anyong trade. Kasi basta pending order. Normally kasi, ang ginagawa ni Sir Nathan, he called it shotgun trade. So, yung pending order para sa sell and buy niya, para kung ano yung tamaan. So, both can be deleted kung ano yung hindi doon napunta yung market. Kung saan lang yung trend, yun lang yung babantayan and close mo yung isa. Normally ganun. So that's why I want Pastor Shem to show later pagbalik niya, no, yung magiging result. Kasi medyo mahaba pa tayo guys, 8:30 pa yon. So anong gusto nyo pag-usapan? Gusto nyo bang pag-usapan? Meron kasing discussion last time yung MT4 sa cellphone. Hindi ko na ituro kasi nalimutan ko pong i-pull up. Pero, and at the same time, we don't have much time that nung araw na yun. So, I can pull up po yung MT4 sa iPhone nga lang po yung akin na prepare, no? Pero, sabi ko nga po, depende kung saan po kayo mas familiar. Ayan. Okay, meron pinapapromote si Solomon daw. Solomon, wait lang po ha. Wait lang. Solomon. Oh, yun na. Solomon Peak. Ayan. Ay, nawala. Ayan. How about now, Pastor? Ayan. 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 Kasama na natin si Solomon. Okay. So, I hope na na-promote na. Ayan. I hope na pwede na. Ayan. Try mo nga, gwapong Pastor Shem. to try kung kaya niyang grounded ang kanyang audio. Ayan. Okay na po ba? Ayan. So guys, again ha, yung tinuro ni Sir Nathan, shotgun trading ang tawag na doon. So in case po na naiplot ninyo, same nung ginawa niya kanina, please check po kung ano magiging result. Okay? May nag Villorna Cabral. Ayan. Ah, Villorna Cabral. May question po ba tayo?
Okay, may Q&A. Hello po, ma'am, sir. Ano pong sinasabi po nila na meron po about sa every first Friday of the month? Yung about sa news po ba yun? High impact po. Yes po, Monrenier Florendo. Yun po yung non-farm payroll. Yung non-farm payroll, ito po yung high impact. Most awaited event ng US market kasi po about sa non-farm payroll nga po event. So makikita nyo po yan sa mga Forex Factory para makita po ninyo anong klaseng event, anong klaseng news ang aabangan ninyo. Beginner pa lang po. Ayan. Ah, okay lang po. No problem, Sir Cabral. Milor na Cabral. Ayan. Beginner as in first time po na umattend ng TIGMIL webinar or umattend, first time din umattend ng Forex training. Ayan. Sir Pastor Shem, kamusta po ang inyong audio? Yes daw, sabi ni Sir Vilor na. So, well, hello? Medyo mahina. Ayan, dude. Ayan. Yes. Okay na po siya. That's good. Better okay po. Na. Okay, ayan. Better. Opo, mas malinaw. Sobrang linaw po. Pastor Shem, have you tried po ba yung entry na ginawa ni Sir Nathan kanina? Is that under Euro-USD? May request sila na baka pwedeng Euro-USD naman ang i-check natin. Opo. Okay. You can share your screen, I guess. Opo, ito. Sige po. Pasensya na guys, naninibago. Okay lang po. Let's support and motivate si Pastor Shem. Ayan. Nakikita ayan na po yung screen. Yes po. Clear, Pastor, and loud and clear. Okay. Thank you po, ma'am. Ayun. So, ito yung sinet up ko prior to discuss, habang dinidiscuss ni Sir Nathan. So, yung approach ni Sir Nathan kanina was through the order dialog box. Yung pag nag-new order ka, di ba ito yung button dito na new order, lalabas yung order dialog box. Tapos, ilalagay mo kung anong lot size and then yung price, pending order. Tapos, ang pipili natin is dalawa. Maglalagay tayo ng isang buy stop at saka isang sell stop. Ayun. Yung tanong kanina na kung anong price ang ilalagay natin is titingnan natin yung prevailing price. Yun. Kung napapansin nyo itong part na to, yan yung prevailing price na available. Kaya magma-minus ka diyan kung sell ang iyong gagawin, magpa-plus ka naman diyan ng ilang values pagka buy ang gagawin mo. So pag sinabi nating buy stop, 'yun, pipili natin yung buy stop, ine-expect natin na nasa taas siya nung price na to. Kasi buy yung kumbaga sabi nga ni sir, ang analogy is bus stop kung saan doon ka pupuesto para pag dumaan doon yung price, sasakay ka. Yun, ganun yung context. So dahil buy stop siya, ang anticipation mo, tataas ang price. So from the current price, kailangan yung buy stop mo ay mas mataas ang value kaysa doon sa current price. Kaya ang ilalagay mong price dito is 1.094. So mag-add tayo ng say dito pala tayo mag-add 30, no? So 7009. Yun yung huli ko nakita eh. Yan. So yung price na yon is just an estimate. It's just higher than the current price. So magpe-place ka at dun niya ipupwesto. Yun. So nag-aabang ka na dyan. Once na dumating yung 8:30 at ang actual ay less than the forecast, yung ating binabantayan na NFP or NFEC na high impact news, pipitik ang price pataas. So ikaw, nakaabang ka na dyan. Pag dinaanan yan, nakasakay ka na kung hanggang saan man siya pumunta. Yun. In the same manner, dahil hindi pa nga natin alam yung magiging actual forecast,
maaaring ang actual forecast is equal to or greater, or actual data is equal to greater than the forecast, yung 205,000, no? 205K. So, mag-aabang din tayo dun sa baba. And using the same procedure, yung ating mag-place tayo ng new order, pending order siya, tapos concept pa rin is yung bus stop, ang tawag sa kanya is sell stop, ang price naman na isi-set mo is somewhere below the current price. So ang current price niya ay 1.09413. So 1.09, mag-minus lang tayo, no? Kasi sa baba eh. 9113. Yun. So ipi-place natin 'yon somewhere sa baba. Ayun. Ngayon kung nalalayuan tayo, ibig sabihin parang iniisip mo, sayang yung kikitain at part na to. So pwede mo siyang ilapit, no? Pero wag din yan, sabi nga ni Sir Nathan, wag sobrang lapit kasi baka biglang 2-3 minutes before 8:30 biglang gumalaw, which is nangyayari, no? May mga experiences na kaming ganun. Gumalaw siya, na-hit yung iyong cell stop, pero ang actual pala ay ano, actual data less than forecast. So pipitik yung pataas. O, did mangyayari, dalawa na ngayon ang tatamaan at pag nangyari yon, malaki ang impact sa iyong balance. Ayun. Kaya ang sistema, medyo ilayo mo talaga. Yan, Pastor Shem, question po. Yes, sa yung mga estimate mo po, ilang points yung number na nilalagay mo pataas at pababa? Ang common po na napag-uusapan na ng team is 30 to 50 points. Okay. 30. A reminder po yan guys ha, if you would like to set up a pending trade, at least po 30 to 50 points po up and down para po medyo safe po tayo in case na gumalaw yung market. Kasi po normally bago pa po mag-release ng news, medyo gumagalaw na po talaga siya. Gumagalaw na yung market. So kung medyo malapit-lapit po ang inyong pag-place ng trade, tatamaan po yan. Kapag ka pumitik, tatamaan din yung taas. So naging hedging po ang dating ng inyong trades, and at the same time, kung malaki po yung lot size na nagamit natin, so automatic, medyo malaki yung i-close mo na negative. So reminder po, no, kasi kanya-kanya tayo again ng risk appetite. Si Pastor Shem, 30 to 50 pips. Ako po kasi umaabot ako ng at least 200. Depende nga no, sa appetite natin kung gaano tayo ka-safe at gaano tayo ka-conservative and ka-aggressive mag-trade. So sorry po for interrupting. Sige po, Pastor, continue. Okay lang po ma'am, thank you po. Okay. Maganda po yung tanong na yan at saka yung input ninyo. Opo. So yun ka, so we are trying, can you check since Euro USD yan Pastor, pwede ba tayo magpakita naman ng USD naman ang base currency since matagal naman yung oras pa natin para makita nila yung effect na kapag base currency ang US, ano ang itsura, and then at the same time code currency naman ang US. Siguro ano pong pwede, USD JPY, ano po yung mas familiar kayo? USD JPY po. Okay po Pastor, thank you po. Malakas din gumalaw kasi ito eh. Mm-mm. Ayan. So para makita mo yung symbol na yon or yung currency pair, pupunta ka dun sa market watch. Kung wala pa siya dun sa market watch mo, double click mo lang dun sa last entry. Yon, lalabas yung MT4 po yung platforma. Lalabas yung input box na yon. Tapos dun mo itatype yung symbols nila, yung USD nung pair, USD JPY. Although dito na i-type ko na, pero itatype nyo lang po yon. Matic naman ay ni nagsasuggest yung system. Yan, kung ano yung pair na available. Okay, so in this case, nandito na siya, nakalista na siya. Ipapalabasin ko lang yung chart niya. So right click, then chart window. At ito yung, ano ba, natatakpan yung aking day one. Daily chart pala to. So bababa ako sa 15-minute chart or even 5-minute. But okay na. Mas clear naman ang
ang view sa 15 yes, minutes na, na time frame. Okay. So in this case, so kanina nagpe-place tayo ng order using the order dialog box. May isang paraan pa rin ng pagpe-place ng mga pending orders using the mouse. No? So kung saan mo na ine-estimate na doon mo ilalagay ang iyong buy order, ilalagay mo lang yung cursor mo doon. Of course, it's up sa taas yung buy stop, no? Buy stop natin. Then right click, tapos dito sa trading, dito sa trading, may makikita ka ng buy stop. Nakikita po ba? So ulitin ko po. Yes, Pastor. Okay. So ulitin ko lang po. Ilagay yung mouse sa bandang taas ng prevailing price. Right click, trading, then buy stop. Pag-click mo nun, automatic, pepwesto na niya. So, mas mabilis kaysa dun sa kanina na i-open yung dialog box, titingnan mo yung price, itatype mo yung, pipiliin mo yung pending order, pipiliin mo yung buy stop, saka mo itatype yung price, saka mo palang i-execute. Yun. So, mga 6 steps yun. Ito, 3 steps lang. So, similarly, yung sell stop natin, lalagay natin sa bandang baba nung prevailing price, and then trading, sell stop. Yun. So, naka-pwesto na. So, this is medyo malapit. Lalayo natin ang konti. Yan. So, yun ang isang paraan. At habang papalapit ang 8:30, ay sisilip-silipin natin kung gaano nakalapit dun sa ating mga pending orders. Pag sobra ng malapit, ilayo natin by 30 points or 50 points. Depende sa ating appetite. Yan po. At makikita niyo yung ating mga pending orders ay nakalista doon sa ating trade window. Yan. At makikita niyo po din sa trade window, sa bandang dulo ay may X. Nakikita niyo po yung X na yon, yung mga Xs na yon. May gamit po yan. Ang gamit niyan ay immediate execution ng pag-delete ng order, ng pending order mo. Bakit mo kailangan i-delete? Okay, so for example, pagdating ng 8:30, pumitik na siya pababa dahil actual is greater. Ay sorry, USD/JPY pala to. Actual is greater, so ang pitik niya ay pataas. So, yun po ang ano natin, parang notion. Pag nauna ang currency, and in this case USD, kasi si USD ang may high impact, pag siya ang unang sinusulat sa currency pair, sabay yun. Kung good for the US dollar ang actual data, buy yun, pataas yun. As opposed dun sa ang USD ay siya ang quote, nandun siya sa pangalawang binabanggit sa pair. So for example, dun sa Euro-USD, dahil yung USD ay second na minention, pag ang result ng news ay good for the currency, sell po tayo dun. Yun ang, dahil second na binanggit ang USD. Malinaw po ba yun? So pag naunang binanggit ang currency pair, pagdating ng result ng high impact news, pag good for that currency, buy ang mangyayari doon. Kapag ka ang currency ay second na minimension sa currency pair at good for the currency ang result, ano tayo doon? Sell. So may konting twist. Yun po lang ang twist doon. Okay. So balikan ko yung X symbol dito. Clickable po yan. So if in case tumulo ito, ibig sabihin bumagsak yung price, so tatamaan yung ating sell stop. Pag tinamaan yung ating sell stop, ang mangyayari dito sa area na to,
lilipat yung ating pending order dun sa active orders. So sa pagitan ng balance, no, kasi ang balance, itong balance equity free margin na row na ito, siya ang parang barrier ng dalawa, ng active orders at saka ng pending orders mo. So dahil tinamaan yung sell stop mo, lilipat siya dun sa taas. May iwan yung buy stop mo na pending order. Of course, ayaw natin siyang matamaan. Kaya automatic, pagka na natamaan na yung ating sell stop order, i-delete natin yung buy stop order natin for this currency pair para hindi na tayo mamablema. Kasi mabilis ang galawan, no? Yung unang bagsak, minsan ay kumita ka na. Pag hindi mo na close yon, posibilidad yun na bumalik. The market always decide sa direction. Kahit na minsan sinasabi natin, actual is greater than the forecast, dapat sell yon pag Euro-USD, dapat buy yon pag USD-JPY. The market always decides. Ayun. Kaya ang approach natin dito, itong shotgun trade, ay we wait on the market decision. So kung nag-decide siya na buy, oh, nandun na tayo, nakaabang. Pero i-delete natin yung sell stop natin para in any case na magbagong isip niya, hindi tayo ma-hedge na dalawa ang ating orders, active orders. Malinaw po ba? Yes, Pastor. Thank you po. May questions po? Guys, tanong po kayo kasi ma-explain naman po ni Pastor Shem yung execution ng trades, no, lalo na pag pending order. I-delete po ang isang order once ma-hit na yung the other one. So, tanong po ni Ma'am Claire, Pastor. Opo, i-delete na yung isa. Kung tinamaan yung iyong buy stop, i-delete mo na agad yung sell stop mo bago mo kolektahin yung profit mo. Yun. By experience, ganun. Mm-hmm. Tama po. Ganun po kasi kailangan isa lang syempre. Isa lang. Yung nakabang. May question pa daw. Teka po ha. I-check natin yung question. Pag ganito pala may matinding news or newsman, parang pinakamaganda talaga gumamit ng buy stop and sell stop. Nga po talaga. Tama po, Sir Monrenier Florendo. Tama po yun. Napakanina po ang explanation. Ito po yung hanap ko na salamat po, Sir. Ayan. Salamat daw, Pastor, sa explanation at naintindihan po niyang mabuti. I-delete mo na po yung profit mo po sa profit X. Ayan. Yung tanong ni Pastor, ni Sir Paterno, kung i-delete mo daw po dun sa profit o yung X, yung close, ano? Apo. Tama. Yes, Sir Paterno. Doon mo na rin i-take profit dun sa X, dun sa tapat ng profit. Kasi pag nag-active order mo na siya, dilipat siya dito, nandun pa rin yung X na yon. At yun ang purpose nun, to immediately execute yung closure ng position. And kung nag-gain ka doon, take profit. Pagka hindi ka nag-gain, yung tinake mo is loss. Mm-hmm. Another question po, ni Ma'am Marian. Manually po ba iti-take yung profit? Oh, yes po, manually. Kasi hindi po natin alam kung anong extent yung SIPA niya. Mm-hmm. Pagka, alimbawa, dito, nag-assume tayo na ang hanggang dito lang ang kanyang, for example, iniisip natin na hanggang dito lang ang bagsak niya. Ito lang yung matitake natin na profit, pero pwedeng sa'yo ay acceptable na yon, pero sa experience kasi sayang, minsan kasi talagang 300 pips, 400 pips drop ang nangyayari, so nasasayang yung opportunity na kumita. Uh-huh. Kaya manual po tayo. Okay. Another question, Pastor. Di ba pwedeng antayin na lang ang result saka mag-entry para wala nang chance na maging hedging ang trades mo? Yan po ay galing kay Sir Ramel Balmores. Kanina po, binanggit ni Sir Nathan, bakit hindi tayo nag-aantay ng actual result? Kasi napakabilis ng
movement ng price. Yun yung binabanggit niya na parang slippage. Nag-place ka ng order ngayon. Kasi ang sistema po dyan, from your machine, i-accept yung order mo. Magta-travel yan, papunta sa server ni Tikmil. Na yung server naman ni Tikmil, nakikipag-usap sa mga liquidity provider. So, yung cycle po na yun, bagamat mabilis, sabihin mo na mabilis na ng internet mo, mabilis din kasi ang transactions na nangyayari between the broker and the liquidity provider. So, yung binanggit ka rin na ni sir na hindi na meet, iba na kasi yung price pagdating doon sa kanilang end. Iba na yung price doon sa request mo. So, uulit ka na naman. Hanggang sa kauulit mo ng manual order, hindi ka na naging profitable kasi sobrang bagsak na siya. Or for this case, no, bumaba yung price. No. Sobrang nabago na yung price dahil dun sa cycle ng manual ordering mo. Yun po. Kaya ang sinasuggest, ito nga po, na maglagay ka na ng abangan. Ang abangan. Okay. Malinaw po. Thank you, Pastor. Another question, how do you determine, Pastor Shem, the take profit setting? Na actually, nasagot mo na to kanina. Ulitin na lang natin, Pastor. Ah, opo. Pagka ganitong high impact news, NFP, hindi po tayo naglalagay ng take profit na value. Dahil nga, hindi natin alam ang galaw ng market. So, manually, ilang minuto lang naman to. Pag pumitik na yan at satisfied ka na dun sa nakita mo at nakita mo dun sa movement ng candles ay nag-stabilize na siya. Manual take profit. So yung extent nun, wala po kasi talaga makakapagsabi. Yun. Another question po. Pagdating sa phone MT4, meron din po ba kaya yung ganyan mabilis ang delete or expo? Parang wala po kasi, pang PC lang po talaga instant delete. Yes po, tama po kayo. Wala pong instant delete, close sa cellphone. Punta lang po kayo sa trades ninyo and manually nyo pong gagawin. Kaya po, meron yan po ang benefits at advantage and disadvantages ng mga phone traders or mobile phone traders. Okay? Ayan. So, I hope guys naiintindihan po natin napakalinaw ng explanation din ni Pastor Shem. May question po ulit. Let's say sell po yung position, then na-hit na. Hintayin lang po bumaba ng bumaba para maka-profit, then close. Opo, tama po yun. Hintay lang yung bumaba ng bumaba hanggang makita nyo na satisfied na kayo dun sa kinita nyo or makita nyo na nagsettle down na yung movement, pwede nyo siya mag-reverse, yan. Close nyo na. Opo. Mm-hmm. Another question. Sir, kung ano po yung unang ma-hit ng market, yun na po yung babantayan namin? Opo, yun na yun. Tama. Okay. So then another one. Okay ba the two currency pairs ang ite-trade or will concentrate lang po sa isa? By experience po, dahil nga sa bilis ng mga pangyayari, siguro kung meron kang dalawang machine, okay, two currency pairs on each machine, tig-isa. Isa lang muna po. Try nyo muna kung nagsisimula kayo. Kasi ako, kahit hanggang ngayon, isa pa rin lang talaga ang tinitrade ko pag ganitong NFT. Mm-hmm. Tsaka suggestion lang din po in addition dun sa sinabi ni Pastor Shem. Guys, kapag actually kahit hindi po beginners, I suggest dun sa talaga nagtitrade, you have to concentrate or focus into one currency, one or two. Kasi para mapag-aralan nyo po yung behavior ng currency na tinitrade nyo. Kapag ka po kasi marami kayong tinitrade, ibig sabihin marami din po kayong babasahin na news, mabasahin nyo na mga magko-contribute doon sa currency na yon para gumalaw. So, might as well para hindi rin po kayo maguluhan, at least focus yourself into one or two currency pair para po mas ma-master nyo. Sabi nga natin, mas mabilis po maaral yung behavior or yung takbo ng market or ng currency pair na yon. Okay? Another question, pwede pong malaman kung anong time frame kami magsiset up? Yan. Sa nakikita nyo ngayon, ito ay 15-minute time frame. Kasi yung extent ng
view ng mga candles, yung paglalagyan mo ng buy stop mo at saka sell stop, mas makikita mo. Pag binaba mo kasi yan sa, alimbawa, 5 minutes, yan, so medyo kailangan mong i-click and drag itong vertical or price area para makita mo yung paglalagyan mo. Yun. So, magsimula tayo sa mas mataas kung saan natin kita. Katulad kanina nung kay Sir Nathan, di ba? Nasa 1 hour siya. Kasi doon niya nakikita yung kung saan magandang magpwesto. Ayun. Pero pagka gumalaw na, doon naman doon yun na mapapansin na kapag ka mas mababa ang iyong time frame, mas kita mo yung galawan, yung galaw ng market. Kasi nga ang ating candlesticks ay bounded sa time. So dito dahil nasa M15 tayo, 15 minute time frame, isang candle dito ay nabuo ng 15 minutes. So for example, ngayon ay 8 o'clock. So ito na yung last candle, 8 o'clock for example, 8 o'clock na ngayon. Nakikita natin ito. Hindi yan matatapos o hindi yan gagawa ng bagong candle hanggang hindi natapos yung 8:30. So anong ini-expect natin? Dahil nasa M15 tayo, makikita natin sa loob ng 15 minutes, makikita mo lang dyan, tataas, bababa, tataas, bababa. So isang candle lang yung gumagalaw. Kasi nandun ka sa 15-minute time frame. Pag bumaba ka sa 5-minute time frame, at ngayon ay, example, 8:26. No? So ito yung last candle na nakikita natin bago mag-release ng data. Pagpatak ng 8:30, so may bagong candle dyan. Tataas yon, bababa, or pipitik, pataas, tapos bababa, taas, baba, yan, ganyan. Tapos yung after 5 minutes, 8:35, may bago na naman candle, tataas, bababa, tataas, bababa. Then may after 5 minutes uli, tataas, bababa, tataas, bababa. Mas makikita mo, mafe-feel mo yung progression. As opposed kung nandun ka sa 15-minute time frame na isang candle lang natataas, bababa. Nasusundan po ba? Ngayon, pagbaba mo sa M1, 1-minute time frame, bawat isang candle dyan, 1 minute lang ang lifetime. So sa 1 minute time frame, pagpatak ng 8, halimbawa ngayon, 8:29. So ganyan siya. Pagpatak ng 8:30, pag-release ng results, papalo yan. So pagtingin mo, ang haba niyan. Tapos after 1 minute, gumalaw na naman siya. So doon makikita mo na every minute, meron kang nakikitang pagbabago. So depende sa experience mo kung mas kaya mong i-handle yung malimitang may nabubuong candle. Although sa malimitang may nabubuong candle, nakikita mo yung direction. Yung direction. Parang katulad nito, bumagsak siya. Yan, bumagsak siya dito. Tapos after 1 minute, nag-green, nag-green, nag-red ng konti, green, green. So nakikita mo, parang pataas to. Ayun. So in the matter of 5 minutes, nakikita mo yung trend na tinatawag. Dahil nasa 1 minute time frame ka. Hindi mo makikita yon pagka sa 15 minute. Kasi isang candle dito, alam mo lang, tumataas, bumababa, tumataas, bumababa. Pero hindi mo alam kung anong trend talaga nun. Yun, mas visible yon sa M1. I hope nasagot ko yung tanong. Or yes naman po. Actually, meron pong question. So nasagot po ba natin, Sir Melesio, yung setup ng time frame? So depende po sa way na tingin nyo. No? Ako po, personal na ginagawa ko po pagka ganyan is since yung result po na tinitingnan ko is medyo long term po yung tinitingnan ko, long time frame. Nakatingin po ako sa 1 hour at saka 4 hours and daily. Kasi iba naman po yung way of pag-analyze ng market. But based dun sa chart na sa strategy na tinuro ni Sir Nathan, shotgun trading po, andun po talaga tayo sa mas mabilis na time frame, sa mas mabilis na makikita yung result, no? So another question, sir, how about stop loss po? Hindi rin siya sineset sa ganyang style of trading? Pastor Shem?
Sorry, nakamute ka lang. Okay. Nakamute, ayan po. Ah, yes. Kung about yung stop loss po ba, hindi daw po ba sineset din sa ganitong klase ng trade? Apo. May nakuha akong sagot sa mas experienced na trader sa akin, kay Sir Aaron. Kasama rin po natin yung dito sa Tickmill, sa as an MIB natin. Ang sa experience niya ay may mga tinatawag na SL Hunters. Yan, SL Hunters. Ibig sabihin, nililiquidate yung SL mo. Uh-huh. Talagang on purpose, kita kasi nila yon sa data nila. Yung advanced na mga systems kasi, kita nila kung nasaan nakapwesto yung mga traders, kung saan na meron silang SL, nasaan sila nag-aantay ng buy stop, ng sell stop. May mga system po na advanced na ganun. Medyo mahal po ang license fee nun para ma-access mo yon. Pero kita nila yon. Kaya pag nilagay mo yung SL, ay maaaring maging hunted ka at tatamaan lang yung SL mo, tapos babalik na siya dun sa direction na sana dun ka. Nakasakay ka. Yeah. Another information. Actually, most of the market makers na broker, no, they are just yun nga, hunting all those stop losses. Bakit? Siyempre, pag nag-stop loss, automatic meron na kagad negative na or losses yung mga clients or yung mga traders natin. So, once na na-hit yung stop loss nyo, automatic po, for sure. And guarantee, magbabounce po yan pabalik dun sa mga set na TP nyo, tsaka lang matatamaan. Ang tendency nyo po kasi pag na-hit yung stop loss nyo, mag-jump ulit kayo sa market knowing na alam nyo may hit yung TP. So the market maker brokers are trying to invite you to jump into the market again. Bakit? Siyempre, bawat trade ninyo, di ba, may spread, may commissions, and may swap. Doon po kumikita yung broker. So yun po yung reason kung bakit sometimes, I personally ha, ako po ha, huwag nyo pong gagayahin. Sabi nga, pagka beginner, we need to set stop losses. Pagkagalitan tayo ni Sir Nathan pag walang stop loss yung trades natin. Pero honestly, almost 10 years na po ako nag-trade, wala po akong SL. Wala po akong SL sa pag-trade ko, no? Pero TP meron po, for sure yan. So, ganun po. Again, wag pong gagayahin. Kung gusto po mag-set ng stop loss, yes. Ano po ba yung, ikaw sa Pastor Shem, sa experience mo, ano po, ilang pips po or ilang points yung stop loss na nilalagay mo? Ako, I started with 50 before. Then hanggang sa medyo mataas na, naging 200. Si Pastor Shem po, ilan po yung points or pips na ginagamit ninyo for stop loss? Ang ginagawa ko, ma'am, ay tinitingnan ko based dun sa mga dips and tips po. So halimbawa katulad dito, dito ako naka-buy. Ang stop uh-huh. loss ko is somewhere here. 'Yun. Kasi 'yun ang nakikita ko na parang support area. Mm-hmm, tama. Yan. So strong support. That's one way. That's one way or somewhere na pinakamalapit na dip niya. Ayun, ito 'yon. Yan. So pwede rin dito. Kasi pagka nag-reverse yung direction, alam ko na dahil ito ay support, kung ma-hit man ako dito, ayun. Talagang 'yun na yung nangyari. Kumbaga accepted na 'yon. So that's one. At pwede rin naman na pips ang gamitin. Kasi nga may value kasi ang bawat position na nilalagay natin dito. At ang gusto nga natin ay calculated yung ating talo. Actually, I don't know if tama yung term. Yung losses natin, calculated natin. Kaya tayo may tinatawag na risk-reward ratio. Ine-estimate natin na for every, for example, ang risk-reward ratio, hindi ko pa lang kung na-discuss na o nabanggit na, yung risk-reward ratio is 1:2. For every $1 loss, dapat kikita ka ng $2 para mm-hmm. makover yung losses mo. Yes. Yun. Apo. So, tama po. Actually, ano yan, Pastor, sa latter part ng discussion. Napa-advance. Yung actually, and si Sir Nathan naman, ang kanyang RRR or risk-reward ratio is 1:3. So, ganun po. And sa terminology po na sinasabi, na alam mo yung losses, na alam mo, actually,
para po, kasi sa trading psychology guys, kailangan gagamitin mo yung mga terms na hindi dapat ma-demotivate or mawawalan ng gana sa pag-trade or matatakot yung trader. So in that sense, wag losses yung gagamitin natin. Pag sinabi pong ganung klase ng risk reward, from the word risk, calculated risk lang po tayo. So I know, we know kung ilan yung risk natin na doon sa part, sa pag-set ng stop loss, ilan yung risk na pwede mong ibigay and yung profit na pwede mong makuha. So sa pagdi-discuss, we suggest na risk yung gagamitin natin, not losses, para at least pag sinabing losses, kasi loss talaga yon. So magpa-positive lang tayo, Pastor. Baka mamaya hindi na sila mag-trade dahil nga yung losses yung meron tayo na i-focus. But anyway, yun po, yung kay Pastor Shem, based dun sa support, strong support yung kanyang pinag-usapan. Advance po tayo ngayon, ano? That's why we are using terminologies na talagang pang-trading na. So strong support yung nasa below na kanyang horizontal line, and then strong resistance naman po yung sa upper na line. Na diniscuss natin yan nung beginner's training natin. Okay? So, Pastor, ilan daw po ang minimum or maximum na trades sa isang araw ang pwede mong i-suggest? Garing po ng sinasabi ni Ma'am Sally, depende yan sa oras na inaalat mo for trading. Ayun. So, kung ang oras mo lang talaga ay 3 hours, huwag mong pilitin na maka 100 trades ka on that 3 hours. Mm-hmm. Tama po. Yun. So, yun. Tama po. Yun yung ano natin, calculation. Kasi ang market naman ay makikita mo na profitable talaga siya. Minsan dire-diretso talaga ang buy niyan, minsan dire-diretso ang sell niyan. At yung katulad ng sinasabi ni Sir Nathan, madaling araw siya nagtitrade kasi nakikita niya up down lang, ranging ang market. So pag taas, magsi-sell ka dun sa taas kasi alam mo bababa 'yon dahil ranging nga eh. Pag bumaba na siya at a certain level, doon ka naman magba-buy. 'Yon. Para pagdating ulit dun sa taas, ku-close mo yung position, no? Profitable ka on that part. Ilang oras lang 'yon, no? 'Yon. So hindi naman tayo kasi mga profet, kumbaga hindi ito yung talagang trabaho natin na nilalagyan tayo ng cap. Dapat maka 100 trades ka, 50 trades. Ayan, hindi yon. Kung ano ang ibigay ng market, we take it. We take what the market gives us. At alam ko, nabanggit din ni Sir Nathan, pwede ka maglagay ng goal mo for your trading. Like, pag naka $10 ka na sa isang araw, okay na yon, kasi kung 20 days ka naman magti-trade sa $10, so may ilang ka, $200 na in a month. Ayun. So yun ang isang treatment doon. Huwag mong i-stress ang sarili mo. Unless talagang gusto mong stress, mas stress ka, di mag-trade ka ng lagi. Pero hindi advisable 'yon kasi may fatigue ka ring ma-encounter, no? May fatigue. Yung decision making mo ay magiging less ang quality, lalo na kung halimbawa na coming from yung na-hit yung stop loss mo. For example, na-hit yung stop loss mo. May impact kasi 'yon sa iyong decision making on the next. Ayan. So 'yun ang pagpaulit-ulit na ganun yung na-experience mo, nag-deteriorate yung decision-making mo. Kung lalo na kung beginner ka pa lang, hindi pa established yung trading plan, yan. So, easy lang. Sabi nga ni Sir Nathan, this should be enjoyable. Yun. This should be enjoyable. Napapa-advance ang seminar, ang webinar natin kay Pastor Shem, kasi that's he is discussing about trading psychology na. Yan yung sinasabi natin, no, na dapat may goal ka kung ilan lang yung matitrade mo sa loob ng isang araw. Halimbawa po, pag beginner ka, let's say $5 or $10 and then stop. Bakit? Kasi you're trying to give yourself a break. Kasi sabi nga, stressful, no? Stressful ang pag-trade. So gawin nating enjoyable. Yung tipong sa loob ng isang araw masaya ka, then gusto mo ma-challenge ka, mag-trade ka. And then after na makapag-trade ka na, na-hit mo yung goal mo, the next day, you can, or the next month, pwede mong i-increase yung goal mo if you
finish yung line ng $10, make it $20 the next month or the next week. It depends upon you guys. And sabi nga natin, it depends din sa availability nung inyong pagte-trade. Kung halimbawa available ka on the next 3 hours, then try to trade another one. Make it 2 or 3 the most. Then pag na-close na, good for you. So enough na. Kasi yung sinasabi lalo ni Pastor kanina, if you are coming from na-hit yung stop loss or medyo not so good day, and then you're going to trade trade again, and that's what you call revenge trading, guys. So dahil nakita mo na natalo ka, you would like to win over dun sa market na alam naman natin, guys, na hindi natin kayang talunin. Imagine 6.4 trillion yan on a daily basis na amount. What is, you know, 6.4 trillion? I mean, what is your capital? Let's say $100 against 6.4 trillion per day. So yun yung sinasabi natin na we have to have a trading plan. Second is follow your trading plan. Siyempre, trading plan pero hindi naman susundin. So baliwala rin. Then to protect your sanity, guys. I'm telling you because I've been there. No, 10 years na po ako nandito and I know how to lose a lot, no, and I know the feeling nung sabi nga natin pag trading kasi, guys, winning is just a common thing. Ayan, common thing talaga ang winning. Bakit? Syempre mas masakit maramdaman yung natatalo ka. Maalala mo ba yung mga profit mo? I don't think so. Kung gaano kalaki, I doubt it. Pero pag natalo ka, I know. Kahit po ako 10 years ko nang naranasan yung losses, hanggang ngayon alam ko po yung oras, alam ko po yung araw, at alam ko po yung amount. At of course, alam ko rin yung currency. Kaya medyo ano na po ako, stay away ako sa mga may yen na currency. No? New Zealand yen yung sumunog ng account ko. That was 2017. No, 2017. 3 million pesos, 6.36 in the morning, New Zealand yen. Alos isang linggo po yata akong di makakain. So now, we are giving you advice para po at least wag po ninyong maranasan. And sinasabi po namin to, it's because we've been there. And we want you guys to enjoy your forex trading journey with Tikmil and with us, of course. Kung ano po yung tinuturo namin sa inyo, we hope na matandaan ninyo and may apply. So kasi minsan, oo nga, sabi ni Pastor Shem ganito, sabi ni Sir Nathan, ni Ma'am Sally ganito. No, guys, iba-iba po tayo ng decision making. That's why yung emotions is really hard to control. Lahat po ng pag-uusapan natin na binibigay namin sa inyo is through experience. Lahat po yan, lahat ng data ibinibigay namin sa inyo. Isa lang po yung hindi namin kayang ituruan o ituro, which is yung emotion po ninyo. Yung trading psychology, kayo lang po mismo ang mag-a-apply nun. So nasa trading psychology na tayo, pero NFP pa yung topic natin. Nakakatawa naman, no? This is because galing sa dating nagsimula at ngayon natuto at ngayon nakakapag-practice and naiintindihan niya na kung ano talaga yung forex trading. Kaya maganda po na napapractice tayo. Marami din po tayong nadidiscuss, lalo na, no, sa mga beginners na talagang first time po at medyo bago pa rin talaga sa market. So, meron pa pong question. So, ibig sabihin ba kung anong maging lalabas ng result ng NFP ay yun na ang magiging majority movement or magiging trend ng market within the month po? Pastor Shem? Hindi naman. Normally, within the day lang yun. That's right. Opo, tama po. Within the day lang po 'yon kasi po actually in fact after mawala yung noise medyo minsan 15 minutes after an hour babalik na yan sa tunay na galaw ng market . That's why we do the shotgun trading. After 5 minutes wala na, as in minsan segundo nga lang po 'yan. So hindi po 'yon na actually kung meron pang magkakaroon ng movement ng market na halos pareho nung galaw nung trend nung non-farm payroll, it's because meron pa pong kasunod na news 'yan. That's the other reason kung bakit magme-maintain or magi-stay siya sa ganung galaw ng market po. Yun bang sa pag-setup ng buy gaano kalapit sa baseline ng support para huwag tamaan ng spread at pati na din sa resistance, gaano kalayo, may fixed pips value ba yan? Sir Pastor Shem. Ayun. Kaya ang suggestion natin ay Euro USD ang i-trade ng mga nagsisimula pa lang.
dahil sa ang spread nito ay zero. Yan, kung makikita nyo dito, ang spread niya ay zero. So walang effect yung spread sa kanya. Pwede mong i-position yung buy mo, yung sell mo sa mga levels na yon, at once nadaanan talaga siya, madadaanan, makaka-position ka. Kasi yung spread, ano, yung spread kasi pagka, kasi nasa ano ba tayo, MT4 kasi to eh, hindi, sa MT4 kasi hindi siya, sa aking side, hindi lumalabas yung dalawang lines. Sa MT5 kasi, makikita mo may dalawang lines yan, yung bid and ask na lines, at magkaiba, normally sila ng kulay. Yan. So i-explain ko lang, masyadong makapal. Pag-ipising ko lang. Yan. So for example, ito yung bid, tapos ito yung ask. Yan. Yung difference na yan, yan ang tinatawag na spread. Yung difference nila. Palitan ko ng kulay yung isa. Isang blue. Okay. So, yung tinatawag natin, yung tanong kanina na baseline, pinakamalapit sa baseline. Pagka ang tinitrade mo na currency pair ay medyo may malapad na spread, ang tatandaan mo lang is pag ikaw ay magbabay, ang ibibigay sa iyo na pwesto is yung sa blue. Yung blue line. Doon ka ipopwesto. Pero dito sa orange line, ang computation ng profit mo. So kailangan umangat nung orange line doon sa level ng blue line kung saan ka pinaposition para mag zero yung profit. At kailangan niyang lampasan yung position na yon, yung value na yon kung saan ka napipwesto. Kailangan umangat doon yung orange line para talaga mag-gain ka. Yan. Similarly, pagka naman sell ang order mo, ang ibibigay sa yung pwesto is yung orange line. Dito ka sa orange line ipoposition. Pero pag kukwentahin na ang iyong profit, ang ginagamit na value ay yung sa blue line. Okay. So yung target mo na, for example, itong ating buy stop na to, no? On a regular day, hindi nga yung NFP, no? On a regular day. Para ma execute talaga ito, kailangan tamaan siya nung iyong orange line, no? Inang ano, tatamaan siya ng orange line para malagay ka doon, para ma-execute siya. Tapos doon na magsisimula na yun ng computation. Ngayon, ang sell naman, halimbawa dito sa baba, kailangan tamaan siya ng blue line. Pag nalampas, tinamaan siya, nalampasan siya, bumalik siya, or nilampasan siya, yun ang na-execute siya. So yun ang mechanics ng buying and selling. So yung pag-estimate mo kung saan mo ipupwesto, kino-consider mo yung talaga yung spread. So with that notion, hindi mo normally ipupwesto dito sa pinakadulo. For example, ito, dito mo gustong makabili. Hindi dyan. Kasi kung may spread ka, i-factor mo yun. Yung spread na yun, doon mo siya ilalagay. Kasi kailangan talagang malampasan muna siya ng mga lines. Malinaw po kaya? Or follow-up question? Mm-mm. Actually, may follow-up question siya. May formula computation ba doon kung RRR ang pagbabasihan o yung risk-reward ratio? Computation. Meron. Paano ba kinocompute? Yung distance ng kung saan ka nag-set ng, for example, ito ay buy, tapos nilagay mo dito yung ito yung SL mo, ito yung buy. So yung distance na yon,
ay may equivalent number of points or pips. Kung ilan yung risk ratio mo, say 2, 1 is to 2, imumultiply mo lang yun ng 2 para makuha mo yung number of pips at doon mo ilalagay ang iyong TP. So for example, estimate, ganyan. So sa iyong, kumbaga, paano ba yun? Dito kasi sa inyong order, ayan. Wala pa kasi dito yun eh. Hindi nakalagay yung pips. Ano. So dito mo siya i-estimate. No? Dito mo siya estimate. So alam ba, magbabay ka. Ay, by limit doon kasi sa baba. No? Pending order. Pagka ang ganito yung setup, no? Yung current price ay nasa taas pero gusto mong mag-buy dito, pending order din yon. Kaya lang, by limit. Ang iniisip mo doon ay bababa yung price. Pero pagdating niya doon, babalik dahil support to. Yun yung tanong niya eh. Dahil support to, magbabounce lang yan. Yun ang mindset. Yun ang expectation mo. So magbabuy limit ka. Yun. So sa buy limit, pag nilagay mo na yung price mo doon, yung SL is computed number of pips away or number of points away. Yung take profit mo, kung gaano kalayo to, sa RRR mo, times 2, kung 1 is 2 ngayong RRR, times 3, yung distance ng price mo ng pagka-buy at saka ng stop loss, times 3. Doon naman, i-add mo yun sa actual price para maging take profit. Malinaw ba yung explanation? Kailangan pa ng actual values. So dito ay 142.61 for example. Yan. Doon tayo po presto, 142.61. So ang SL mo ay 30 pips, no? 30 pips, di 31. 30 pips. Yung take profit mo, 1 is to 3. For example, ang RR mo, 1 is to 3. So 90. Mag-add ka dun sa 142.61 ng 0.9. Ilan lahat yun? 143 na siya. 143.5. Pag pinilays mo yun, pare-pareho ka lang sa kulay. Kaya hindi makita. Pare-pareho ka lang sa kulay. Yeah. Ito pala yun. Yan. Yun. Ayan, lumabas na. Okay. So ito yung sinet natin na buy limit kasi in-expect natin bababa dyan tapos aangat yung expectation natin kaya buy limit. Ito yung ating sinet na SL. So may number of pips away siya. Ilapit-lapit yung ano na to. Ginawa natin lang. Ito naman yung TP kasi ang sabi natin ang distance na to ay 30 pips. Kaya kung ang ating RRR is 1 is to 3, 90 pips yung layo niya dapat. Yun. So, ganyan po mag-plot nung order kung meron kang SL at saka sinuset na TP based on RRR. Based on RRR. Kasi may iba rin pong paraan ng pag-set ng SL at TP based naman sa structure nung yung tinatawag na structure ng mga candles. Yan. So structure ng candles. So sa structure ng candles na to, for example, kung ito ang gagawin kong SL, yan, nandito ako, most likely, ito yung gagawin kong TP. Kasi support siya nung area na to. Yan. So may kinalaman yung support and resistance concept. Yun. So wala siyang RRR, pero dahil ang tanong ay kanina ay RRR, yun yung explanation. Pero yung ibang paraan is based on
Support and resistance. Kung nasaan ang support and resistance. Okay. Delete ko muna. Tama. Tama po. So, ang galing na explanation ni Pastor, pati yung ibang wave sa pag-compute para po maiwasan natin yung spread, no? Or makasama dun sa pag-take profit natin kasi minsan nababawas yan sa trades natin. So, may another question po tayo, Pastor. Sabi po dito is, kadalasan po, sir, di po ba nagsiset ng SL sa mga support and resistance, trend lines, or SND zone? Kadalasan nagsiset ng SL sa mga SNR or support and resistance trend resistance trend lines or SND zone. Yung mga terms na yon ano may kinalaman lahat din sa inya sa generally support and resistance. Yes. Yes. No, makikita mo talaga yon sa structure. Yes. Kung yung tinap yung supply and demand kasi hindi ko forte yon si Sir Aaron yan ang kanyang binabasa more on ano kasi ako sa candles yon yung gumagamit ako ng Fibonacci retracement para ma-estimate ko kung nasaan ang mga support and resistance levels pero yung supply and demand kasi is another terminology at another concept siya na hindi ko siya pinapractice. Hindi ko masyadong pinapractice yun. Yung trend line, yes, ginagamit ko rin yun. At nagpi-place tayo some pips away doon sa mga support and resistance. Some pips away. Kasi ang idea natin, hindi naman kasi hard and fast rule. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng i-command na ito nakita ko ito yung sa silip ko ito talaga yung support pero market kasi ang magde-decide pwede kasi lampasan niya ng konti so yung paglampas ng konti doon mo ilalagay ang iyong SL yun so doon sa identified mong support or resistance so may mga yung iba 10 pips to 20 pips away ang nilalagay nila. Okay, thank you po. So, nakikita nyo na bawat trader, iba-iba yung expertise nila, iba-iba yung pinapractice nila na indicators or strategy. Kasi nga po, as you go along sa pagtitrade, you will also develop your own behavior, your own style, your own strategy. Depende kung saan po mas mabilis para sa inyo basahin yung galaw ng market and depende rin po kung anong oras ninyo gagamitin sa pagtitrade ninyo. Kasi iba yung galaw ng market sa umaga, iba rin po yung galaw ng market sa hapon at sa gabi. So depende po talaga ang style or strategy ng isang trader. Halimbawa, si Pastor Shem, ang gamit niya, sabi niya kanina is what support and resistance, trend line, no? Pero he's not familiar doon sa galaw ng supply and demand zone. May sinasabi po sa si Sir Aaron, isa rin po yan sa MIB natin. So yun naman po ang forte niya. That's why sabi nga natin, while you trade, you will develop your own style and strategy. Kaya po masasabi niyo po minsan, position trader po kayo, or swing trader, or scalper, or a day trader. So, at least sa discussion, lumalabas po yung ating mga insight kung ano pong klaseng trader ang ma-develop sa inyo. Another question, Pastor. Sabi po, if fundamental analysis po ang gamit, which is NFP, which is released only every first Friday of the month. In all the other days po ba ay technical na po ba ang gagamitin or titingin po pa rin sa iba pang news or high impact news para fundamental pa rin po ang gagamitin para sa mga newbie. Parang ang gusto niyang palabasin is kung sa every first Friday of the month ang lumalabas ang NFP, yung mga susunod ba sa technical na kami magre-rely or kailangan pa rin tumingin sa news para fundamental pa rin ang basis para sa mga newbies? Yan po yung tanong. Opo, lagi niyo pong titingnan ang fundamentals kasi sa fundamentals, ino-override niya yung technicals. So from time to time, lagi kayong titingin. Or actually, talagang kailangan everyday bago ka mag-trade. Yes. Tingnan mo kung may news. Kasi hanggat maaari, wala kang open position.
Precisely. Bago lumabas yung news. Kasi pag may open position ka, what if against the open position ng iyong ang kinalabasan ng news? Hindi magandang sitwasyon para sa iyo. Ayun. So, pag may news at nakita mo na ganitong oras lalabas yung news, as much possible, i-close mo hangga't maaari, i-close mo yung position mo sana para hindi ka na maapektuhan, no? Fundamentals pa rin. Ano, yung first go-to mo, pag walang high impact news dun sa currency pair na iti-trade mo, technicals. Tama po. Actually, Pastor, suggest ko lang din, no? Yung kasing fundamental analysis, technical analysis, at saka po market sentiments. Tatlo po yan, tripod, na hindi pwedeng mag-isa lang ang titingnan mo. Talagang hanggat maaari, you have to check the three. Parang tripod, again, fundamental analysis, technical, at saka po market sentiments. Yan po yung tatlo na pwede nyong i-observe while nagtitrade po tayo. Okay? So, meron pa pong tanong, supply and demand same as order block, sabi po niya. So other high impact news pa rin po. O yan, yan sabi ni Ma'am Lolita. So guys, we are ilang minutes? 19 minutes bago po mag 8:30, which is yung ating non-farm payroll, no? So naka-set up na tayo sa Euro-USD at saka po sa USD-JPY. Ayan, para po makita natin yung magiging galaw niya sa base currency at saka cold currency ng US. So any questions pa po, ano po yung ibig sabihin po ng market sentiments? According to Ma'am Marian, ano daw po ang market sentiments, Pastor? Market sentiments, ang intindi ko dyan is yung bias or yung kumbaga gusto ng market. Tama po. Actually, ang experience ko po, ano, dumating po tayo dun sa experience natin sa trade na non-farm payroll is, halimbawa po, ang forecast po niya is, let's say, naka-favor sa US, tapos ang lumabas is negative. Pagka po minsan favor sa US ang lumabas na result, no, favor sa US pero negative po ang dating or ang result na lumabas sa market. Yun po yung tinatawag natin na market sentiments. Hindi po all the time na porke po favor sa US ang result ng NFP buy pa din ang USD. Hindi po. Meron pong times na negative or nagsisell pa rin ang market. So yun po yung best example ng market sentiments. So kahit po may pinupush na yung data na favor pa rin sa US pero ang market, they know na hindi dapat ganun ang result, nagre-range po or nagfa-follow po yung market doon sa mga traders. So ganun po. Minsan na-experience po namin na yung grupo ng George Soros, that was British, yung naghimala yung ano, yung Brexit, that was 2015, yes. May ganun pong movement na nangyari. So market sentiments pa rin po yung ano, yung nananaig. So ganun po, may mga ganun pong klase ng trade. So kaya kailangan, sabi nga natin, you really have to read lahat po ng mga factors para po ano, doon malaman natin yung galaw. Sorry po, conserving my battery at 8:30 PM, will be back po. Salamat. Okay po, Sir Millard, wala pong problema. So we only have ilang minutes na lang, guys. So 8:30 na, yeah. No? So konti na lang. So makikita nyo na. Yes po, go ahead, sir. With regards dun sa ilang time remaining, yan, kasi ang nangyayari sa atin, tumitingin tayo dun sa computer clock natin or kung naka-cellphone tayo, tumitingin tayo dun sa oras ng cellphone natin. Dito sa, ito ang isang advantage din kung bakit maganda ang PC-based, itong MetaTrader na PC-based, ay pwede kang maglagay ng mga indicator na may kinalaman sa pagbibilang nung time remaining nung candle for that particular time frame. So sa MT4, may available na code na download naman to sa community. Ito yung na download ko.
ang tawag, tinawag ko siya, pinangalanan ko lang siya na Candle MT4 para ma-identify ko na pang MT4 lang siya. Kasi gumagamit din ako ng MT5. Ikiklik ko siya, idadrag ko, at idadrop sa chart. Yan, click and drag and drop. At makikita nyo sa upper right, ay lalabas yung remaining time sa time frame na to for the candle to solidify. Yan. Okay, hindi siya automatic. But in any case, i-okay mo lang yun. So, malaking tulong to para malaman natin na ilang minutes or ilang seconds pa tayong mag-aantay. Minutes dito kasi nasa M15 time frame tayo. Pag lumipat ka sa M1, so ito yung M1 natin, no? At nilagyan mo rin siya ng indicator na yon. So okay. Makikita mo, yan, 25 seconds to complete the 1 minute. Yan. Pag nag-observe ka ng market doon sa currency pair na favorite mo, makikita mo talaga na minsan may kinalaman na yan, ano ba, 10 seconds na lang biglang gagalaw yung price. Yan. So nasi-sense, nakikita mo yon. At minsan dahil manual kang nagti-trade, depende doon sa galaw kung mag-open ka matik nung buy or sell para makasabay ka. Scalping kasi yung isa sa gusto kong gawin, no? Yun. So pagka ganun at nakita ko yung direction, yun, tinitingnan ko ilang oras na lang o ilang segundo na lang, kasi talagang minsan ay nangyayari yun. Yan. So malaking tulong to, no, na nagagamit mo pagka meron kang MT4 sa PC or MT5 sa PC. So ito ay nakita ko kay sa isa rin nating MIB, kay Sir Joji, no? O, if I'm not mistaken, si Sir Joji yung gumamit. Sabi ko, ano yung tinitingnan mo yung remaining time ng candle? Kasi ma-orient ka talaga na ito na lang ang iniintay mong oras para mabuo yung candle. O, 2 seconds, tapos yun, bumuo na naman ng isa. So ganun siya. Okay. At pagbabalikan natin yung ating shotgun trade ngayon, no? So meron na lang tayong 12 minutes. Dito wala pa tayong candle. Okay natin. 12 minutes and 41 seconds. Yun lang po, ma'am. Okay, thank you sir. Pastor Shemjen, sa another insight and another information, bagong information. Actually, hindi po ako gumagamit niyan. Ngayon ko lang nakita yan. So talagang maganda na kahit po kayo na nakikinig sa amin ngayon might also can share kung ano po yung alam ninyo, at alam po rin namin is na isa-share namin. So we learn from each other, sabi nga po. That's why, thank you so much, Pastor Shem. That's very helpful, no? Guys, alam nyo na. So kung paano i-download, i-PM natin si Pastor Shem kung saan natin kukunin yung community na sinasabi niya, and then para ma-check natin yung kung ilang candles, ilang minutes na lang yung inaantay natin para lumabas yung candlestick na inaantay natin for the non-farm payroll. So there's another question. Let me see. Pagdating naman po pala sa buy limit and sell limit po, di po ba yun yung sa tingin magbabounce or tatalbog within a price po? Yun, like kung sa tingin mag-form ng double top or double bottom po, ganun. Para medyo narito ako, sir, dun sa question mo. Pwede po bang pa-rephrase yung question? Thank you. Or Pastor Shem, naintindihan mo po ba yung question niya? May idea ako na ang parang sinasabi niya, ma'am, ay yung buy limit at saka sell limit ginagamit sa mga bounces or reversals. Yun ang idea na nakita kong idea question niya. Sige po. Apo. So tama po 'yon, na 'yun ang ginagamit natin dun sa mga price levels na ina-anticipate natin na mag-reverse. So yung sinasabi niya na, for example, yung double top, ano bang ito? Ito parang ganito kasi 'ni. Yan, isang peak tapos another peak. So double, kaya siya dalawa. Pinuntahan
nag-reverse, pinuntahan uli, nag-reverse. Yun. So, ang dahil nakalampas na to, no, ang isa nating ni-expect dito, magtuloy-tuloy na to. Kung talagang double tap siya, dire-diretso na. So, magsisell ka dyan. Yung isang structure is yung tinatawag na triple tap. So, for example, hindi siya nagtuloy-tuloy bababa, tapos bumalik siya pataas. So, pag nakita mo na yung mga candles, bumabalik na sa taas, ang anticipation mo, magti-triple tap yan. So, dun sa kung saan siya nag-reverse nung dalawang beses, maglalagay ka ng sell limit. Kasi ini-expect mo, pagbalik niya doon, magre-reverse uli siya pababa. Ayun. At dahil gusto mong makasakay doon sa pag-reverse na pababa, mag-abang ka doon. Kaya siya nga tinawag na pending order. Mag-abang ka doon via sell limit. Sell kasi ini-expect mo na bumaba. Ayun. Ang sistema nga lang ng sell limit, kailangan muna siyang lampasan ng price bago bumaba uli, bago siya ma-execute. Ayun. Yun yung napansin ko doon. Kailangan talaga lampasan muna bago ano, kasi minsan nakita mo, ay bakit ano, may ganto yan katulad nito, may week naman na lumampas pero hindi siya na-execute. Maraming dahilan kung bakit hindi siya na-execute, no? Behind, maaring napakabilis nung pagpunta niya doon at pag-reverse, yun yung tinatawag natin na slippage, or yung spread biglang lumapad. Yung pagdating doon, biglang lumapad. So dahil biglang lumapad, hindi siya nilampasan ng mga lines natin. Kaya hindi ka nabigyan ng position. Yun. Nangyayari din kasi yun. So yun yung patungkol dun sa buy and sell limit, no? Tama, pang ginagamit mo siya sa in anticipation na magre-reverse at that price level or at that support level or resistance level. Yun po. Okay, so thank you po Pastor Sam sa pag-explain. Meron pa question ulit. Ilalampasan po muna pala, sir. Salamat po sa malino na explanation. Ayan. Na-appreciate ni sir yung ating yung sagot ni Pastor Shem dun sa question niya. So again, ilan na lang ulit yan? Is that 7 minutes point something running, right? Opo. 7 minutes opo. So, ayan, malapit na, guys. So yung mga hindi pa nakakapag-set up kahit demo, pwede po kayo mag-try para ma-experience nyo po yung tawag dito. Ma-experience niyo yung tamang, I mean, not tama, no? But at least how yung the market works during this kind of event. Yung volatility, ma-experience niyo, guys. I know, nung nag-help po kami ni Sir Nathan ng ganitong training, kasi talaga after ng 1 hour, nag-discuss siya, and then mag-leave na talaga siya para mag-prepare ng sarili niyang trade. Ako po yung naiiwan para i-guide yung buong crowd or buong trainees, no, ng aming session na yon. Lahat po actually is kinakabahan, hindi maintindihan kung anong gagawin pag non-farm payroll na, kasi live account po eh. Iba po yung feeling ng live account at saka po ng ano, demo. I can tell you kasi talagang pag live account talaga, guys, pagpapawisan kayo, yung iba CR ng CR, hindi na mapakali, no? Kasi nga, of course, natetend sila. Andiyan yung anxiety attack yung iba, no? So at least kahit pa paano, sabi nga, we have to enjoy this. Once in a month lang, no? Once a month lang. Kung ako po eh kinakabahan every monthly meeting, iba pa po yung NFP, ano? So maikwento lang. But anyway, guys, I hope na marami tayong natutunan habang naghihintay tayo ng non-farm payroll event. So, madali lang po mag-set up ng demo. Opo, go to our website. Come on, bilis. Kaya pa po yan. Marami mahabang oras pa. Punta lang sa website. Pero make sure na naka-download na kayo ng MP4 nyo sa laptop, ha? Or kung hindi naman po sa laptop, sa cellphone, pwede naman po. Punta lang kayo sa Play Store or Apple Store nyo. Download. Punta po kayo sa MetaTrader 4. Then, download. Then hanapin po ninyo ang inyong broker na Tikmin Demo UK. Pero syempre mag-create muna kayo ng demo account sa website www.tikmin.com, then demo.
Ayan, click lang yung demo account, then fill in lang po yung mga information. Mapupunta po sa email ninyo yung account number or trading account number, then demo account password. Ganun lang po kasimple. Wala pa pong 5 minutes, kaya yan. So we only have 5 ba yan? Medyo malamo. Medyo maliit po kasi masyado yung ano yung po, yung 5 minutes. Ayan. So kung kaya nyo pong humabol guys, wala namang problema kung hindi magawa. But still, at least ma-experience ninyo. Marami pa namang NFP na time. Ayan. Good luck po sa mga trades, mga boss, madam, sabi ni sir. Na-imagine ko tuloy yung nangyari sa gold last week. Biglang bagsak mga 365 pips ng mabilisan dahil sa tindi ng news din. Ngayon, exciting po ang possible na mangyari. Tama po. Actually, ang dami guys na nasunog last week. No? Hindi natin in-expect. Actually, is that 365 lang? Parang feeling ko umabot ng 700 yun. Opo. Mga 700, more than 500. Tama? Opo, more than 500 po. Kasi nakaabang din po ako last week, no? So, meron na namang question. Ay, hindi pala question yun. Sorry. Okay. So, guys, konti na lang. Konting-konting panahon na lang yung inaantay natin. Meron pa rin magkaroon ng balance. Paano po magkaroon ng balance sa demo? Ilagay nyo lang po. Fill in nyo lang po kung ilan yung demo. Pero ang mas suggested ko po kung ilan yung realistic na demo account na kaya nyo i-deposit. Halimbawa, kaya nyo mag-deposit ng $1,000. So, might as well use $1,000 as your capital. Okay? Ganun po. Para mas madali po yung ma-feel. Ayan. Sir, ask ko po lang in NFP ay mag-favor sa US, which is tataas, ang USD. Usually, how long po yan bago mababa or mag-reverse? Any idea po based on your experience? Pastor? Case-to-case basis talaga. Yun yung sinasabi nga natin na market sentiment. Yan. Most often, no, mas malimit naman na tuloy-tuloy siya. Tapos babawiin na lang the next day. Yun. May mga ganong cycle naman siya. Parang hinahayaan lang. Tapos pagpalit na ng market, yan ba, Asian market na, babawiin siya, bababa, tataas. Ganun lang kasi naman ang nangyayari dito sa trading. Tataas, bababa. At hindi naman siya yung biglaan na mababago yung scenario. Except yun niya, yung may limits pa rin siya. No? May limits pa rin siya. Ayan. So yung effect ng US, kumbaga sa US, sa currency, of course, maraming, isipin natin, marami ding factors. Kung next day meron na namang high impact news, makakadagdag yon dun sa sentiment dun sa US as a currency. Ayan. At kung halimbawa ngayon ay negative, bukas ay positive. So parang mag-i-even out din lang. Ayan. So talagang babantayan mo lang. At kung gusto mong i-safeguard ang sarili mo, doon ka pa rin sa technical, magiging support mo sa approach mo, sa trading mo, yung technicals. Kasi yun lang naman yung talagang kaya mong i-control. Kumbaga, yun ang kaya mong i-grasp ng mabilisan. Pero kung kaya mo na, alimbawa, yung magbasa, sanay ka na magbasa ng mga news, magkuha ng mga hint dun sa mga sinasabi, sa mga nangyayari, ibang, hindi ko kasi forte talaga yun eh, na makakuha ng sentiment based on sa news, sa about mga personalities, about yung mga events, yan. Hindi ko siya sentiment, kaya mas doon ako sa technical side. Yes, minsan ginagarble ng kumbaga sinasobrang galawin ng market kapag ka may mga high impact news. Pero at the end of the day, ano yan eh, magsettle down din yan at susundin pa rin niya yung kumbaga nasa technicals ka pa rin. Nasa boundaries ka pa rin nung technicals. Yun ang sagot ko po doon. 50 seconds. Ayan guys, konti na lang. So siguro let's watch the market first, no. And then observe anong mangyayari. Ano ba yung mahi-hit natin? Yung buy limit ay yung ano natin, yung up natin, no.
buy stop or sell stop po ang ating mahihit na trades ngayon. Ayan, both Euro USD and USD JPY. Ayan. Okay. Medyo pigil hining ang ano to, no? Breathtaking ano event. Ayan. For 12 seconds. Ayan. O, magka-countdown ba tayo? Guys, ang ganda nito. Actually, na-miss ko to kasi ilang buwan tayong hindi nakapag-extend dahil lagi tayo may kaagaw. Ayan na. Go. Yun, na-hit na yung ating USD JPY. At yun, nag-double hit kasi ayan, hindi ko agad na-cut. So ayan yung reason kapag kung bakit din kailangan naka-focus ka lang sa isa. Nakita nyo ngayon yung reason? So ang ganda, 'di ba? So since na-hit na yung sell. Na-hit din yung buy. So yung sa USD JPY kasi hindi ko agad na-close. Ano ba ang forecast? Ay ano ba ang result, sir? Is it in favor with US or sa dollar? Ay sa ano? Tingnan po natin. Against the dollar. If pull up natin. Ang baba 187 so, ang non-farm. So it's bad against for, the dollar. So kaya ang so, USD natin. Ay, sorry. kaya ang USD JPY ay sell. Mm-mm. Kasi against the dollar. Sell to. Ay kaya lang yun nga. Hindi agad natin na-close si buy. So nandun siya. Si Euro-USD, balikan to. Yan, so na-hit na yung ating buy, na-close natin yung sell natin. At dahil nakatingin tayo sa USD-JPY, hindi natin na-close dun sa part na yun. But it's appreciating. Yan. So ito, intayin lang natin siguro mga 3 minutes, 4 minutes, ganyan. Kita tayo. Sa yung USD-JPY, doon lang tayo may, i-close ko na yung buy sa USDJPY kasi ano tayo sell bad for US. Exciting. O, ayan na. Okay na tayo. Pumasok na. So, ilang minutes lang yan, guys, ha? Para makita nyo. Then, mag-normalize po yung market. Actually, after mga 10, kung ako tumitingin, actually, hanggang 10 o'clock, medyo gumagalaw pa siya based doon sa naging result ng non-farm payroll. Medyo ang layo, no, ng forecast against doon sa result. Ayan. Ayan. So, doon po sa nawalan ng internet si Sir Melesio, bigyan na lang po namin kayo ng recording nitong webinar natin. No? Kasi mahirap na pong ulitin. Kasi meron na po tayong results. Ayan. So, guys, I hope doon sa mga nakapag-set ng kanilang mga NFP trades, mga pending trades ninyo, I hope na close or continue na na-hit yung tamang trade. No? So far, it's against the dollar. So, sa mga USD base, naka-sell po yan. Kapag ka naka-code currency po ang base, ang USD nyo, is naka-buy po. Okay? Nakuha po ba? Alright, so guys, ayan, natutuwa ako. Sige, 8:35 we will close na. No? Para at least ma-enjoy naman din ni Pastor Shem yung trades niya. And I hope guys, marami tayong natutunan ngayon. No? And I hope na maka-attend pa rin po tayo ng ating training next week po. Monday naman po yan. Ang pag-uusapan na natin Monday is more on technical analysis. So I hope you will attend. Same time po, 6 o'clock to 8 p.m. po tayo with Sir Nathan. And I hope, of course, Pastor Shem will be present as well and Ma'am Kathleen para po
ma-guide din po tayo, no? Sama-sama po tayo ulit mag-aral. It's more on technical analysis. So depende po kung anong indicator ang gagamitin ninyo or gusto nyong gamitin and ano rin po ang ituturo sa atin ni Sir Nathan. Pwede po kayo magtanong. Open po ang ating table para po sa pagtatanong ninyo. So guys, again, I do thank you everyone sa pag-attend and those who would like to request for this webinar or recorded webinar po natin, please drop your email addresses para po ma-send sa inyo again. Request natin, verified accounts po, or my verified account, yun lang po yung may makakakuha ng what do you call this, recorded webinar. Okay? So, sige po, please drop your email addresses. Pastor Shem, I do appreciate po yung inyong time and sa pagpe-present po natin to continue yung ating discussion about non-farm payroll. It's been how many months, no, bago natin na-experience to ulit. So thank you so much po. So guys, again, siguro before we end, dahil bonus ni Pastor na siya ang nag-present ng non-farm payroll, ako na po ang closing prayer. So guys, join me. Father God, we thank you for this wonderful night na kung saan nakita namin ang magandang galaw, ang volatility, at kung paano kabilis kumita at mabilis din pong maintindihan kung ano po ang tunay na result or ang tunay na application ng non-farm payroll. Lord, na ang naway ang bagong learning na ito ay ma-share namin sa iba at patuloy po kami makapag-invite na marami pong matutunan at sa patuloy din po ang tikmil na magbigay na ganitong klase ng opportunity na libre para po sa lahat. Lord, we give you back all the praises and glory and we pray, Lord, na ang weekend po ay ma-enjoy ng bawat isa with their families. And again, we give you all the praises in Jesus' name. Amen. Ayan. Thank you so much, guys. And I hope to see you again next week, Monday, 6 o'clock to 8 p.m. po ulit tayo. Same link lang po. And pag nakalima po tayo na webinar, attended na webinar, meron pong certificate na ibibigay. Okay? So tapos na po bang magbigay ng mga email addresses para po ma-save ko na at kayo po ay maka-receive naman ng inyong recorded videos. Ayan. Okay na po ba lahat? Nakapag-send na po kayo? Ayan. Para hindi ako makalimot, no? Isisave ko lang po sa Word para po andoon lahat yung mga records natin. Okay? Ayan. Uulitin ko para sigurado tayo. Okay na po ba lahat? Ayan. So, sa tingin ko, nakuha na po lahat. So, again, guys, thank you so much. And see you again on Monday. Pastor Shem, thank you so much. Ma'am Lucy, thank you so much. So, I hope you guys can join again next week. So, see you again Monday. Maraming salamat po. Have a good weekend. Close ko lang po. Ma'am Lucy, thank you. Ayan, sige lang. Naantay ko lang po yung lahat ng... Doon po tayo sa chat ha, mag-iwan ng email address. Teka muna. Ayan, nag-transfer tuloy ako ngayon. Wait. Guys, please chat box po tayo maglagay ng email address, please. Ayan. Para po hindi na po ako mag-transfer. Ayan. Nag-transfer pa tuloy ako. Wait lang ha. Sige lang po. Ayan. Sa chat box po tayo, mag-send ng email addresses, please. Ayan. So far, okay na. Thank you po and you're welcome sa lahat po ng ano. Ayan. Okay? Ayan. All right. So thank you so much and have a good day po. Bye-bye. God bless po.